Simulan po natin ito sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Hingin po natin ang tulong ng Diyos. Diyos naman naming banal na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat, na siyang may dalang ng langit at lupa, at siyang nagbigay ng buhay sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil iningatan po ninyo kaming lahat sa buong araw po na ito, at ibinigay po ninyo sa amin itong mahalagang pagkakataon na maipagpatuloy yung pag-aaral namin ng inyo pong salita. Ngayon pong hapon, ang ikatlong bahagi ng amin pong Grand Bible Seminar, patuloy po naming pinag-aaralan ang inyo pong salita, ang kasulatan, upang kami po ay magkaroon ng maayos na pagkakilala sa iyo, sa gayon, lahat po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dinadalangin po namin na kung paano po ninyo kaming sinamahan sa mga nakalipas na araw, samahan din po ninyo kami at protektahan po ninyo kami mula sa mga alalahanin sa buhay, sa mga problema na patuloy na gumagambala sa aming puso at isip, at sa pansamantalang oras po na ito ay magawa naming ikiling ang aming tainga at mga puso sa inyo lamang pong mensahe. Ngayon pong hapon na ito, hinihiling namin na sa tulong ng banal na Espiritu, pangunahan po ninyo kami at ipakilala po ninyo ng higit kung sino ka ba bilang tunay na Diyos. Lahat po nito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, muli maraming salamat po sa inyong pagpunta sa atin pong Bible Seminar. Yung purpose po ng Bible Seminar natin, hindi po nababago ha. Yung purpose po natin ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung dahilan. Natutunan natin ayon sa salita ng Diyos na yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ito yung layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At ito din po yung layunin kung bakit nagsusumikap tayo na makapagdaos ng ganitong Bible Seminar sa kabila po ng matinding kahirapan. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Napakaraming restrictions, hindi madali yung bumiyahe, at hindi natin mayaali sa sarili natin yung mangamba para sa sarili nating kalusugan. So, sa Bible Seminar po na kagaya na ganito, meron po tayong kanya-kanyang sakripisyo. Sa side po namin, naghanda kami, okay, gumastos, at naglaan ng maraming mga bagay para maidaos yung Bible Seminar na ito. And then sa side ninyo, meron din kayong sakripisyo na maglaan ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang tama. Okay? Kaya anumang nais ng Diyos na iligtas tayo, kung tayo naman ay hindi nagsusumikap, wala tayong malasakit sa ating sariling espiritu, hindi po tayo matutulungan ng Diyos. Kung paano tayo nagsisikap para sa mga pangangailangan pisikal, lalong higit po na magsumikap tayo para sa buhay na walang hanggan. So, yung pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan ay ibinigay naman na sa atin ng Diyos yung paraan. Napakasimple nga eh. Ayaw lang talagang paglaanan ng oras ng mga tao. Yung buhay na walang hanggan po, sabi dito sa Juan chapter 17 verse 3, basahin po natin ang sabay-sabay, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Magmula po ng Lunes hanggang kahapon, napag-aralan natin na yung Biblia ay totoo. Bakit totoo yung Biblia? Kasi yung Biblia ay salita ng buhay na Diyos. Ibig sabihin ng buhay, buhay siya noon, buhay siya hanggang ngayon, at hanggang ngayon pinapatunayan niya yung kanyang salita sa atin. Nakilala din po natin ng bahagya kung sino ba si Hesukristo. At ano ba yung layunin ng kanyang unang pagdating? Tayo naman, mayroon naman na tayong idea tungkol kay Jesus Christ bilang mga Kristiyano. Tayo, ipinanganak tayo sa bansang Kristiyano. May idea tayo tungkol kay Jesus. Pero ano nga ba yung layunin ng unang niyang pagdating? Madalas namamali po tayo na ang pag-aalam natin si Jesus na parito para tulungan tayong magkaroon ng maayos na buhay. Diba? Mabago yung buhay, yung masamang pag-uugali, mabago, magkaroon ng masayang pamilya. Ah, umasenso, yumaman, minsan umaabot sa ganun yung pagkakilala natin kay Jesus. Pero mali, si Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas yung mga tao mula sa kasalanan. Yung mga Israelita, nagkamali sila. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos na ipinapakita ni Jesus bilang tagapagligtas nila sa kanilang mga kasalanan. Yung kapangyarihan ni Jesus para sa kanila, pakinabang na pisikal. Hindi natin pwedeng ulitin yung pagkakamali ng mga Israelita. Si Jesus po, siya yung Diyos na nagkatawang tao at dumating siya upang iligtas tayo para maging tagapagligtas natin mula sa ating mga kasalanan. Ngayong hapon naman, magpapatuloy po tayo sa pagkilala ng mas malalim pa sa Diyos. Yung Diyos po, hindi lang siya, gaya ng sinabi kanina sa announcement, yung Diyos ay hindi lamang siya Diyos na namamahala sa kasaysayan. Yung kanya bang mga salita, relevant pa ba ngayon?
Yung Biblia ba may tinutukoy ng mga pangyayari sa kasalukuyan panahon at maging sa panahon sa inaharap? Ibig sabihin, kung ganun nga, yung Diyos, hindi lang pala siya Diyos ng nakaraan. Siya din yung Diyos ng ngayon, siya din yung Diyos ng hinaharap. Yung Diyos po ay walang hanggan. Tayo, meron tayong oras, pero ang Diyos po walang hanggan. Mula sa walang hanggan, ang Diyos po may kapangyarihang magtakda ng panahon na kung saan ilalagay niya yung mga tao. Ngayon pong hapon na ito, pag-aaralan natin yung Diyos na nagtatakda ng panahon. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 9 hanggang 10. Basahin po natin lahat. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ang sarap mong basahin, pero sa totoo lang, nakakapangilabot po ito. Tuwing nababasa ko yung talata na ito, kinikilabutan po ako, natatakot ako. Bakit? Anong sabi niya dito? Ako'y Diyos, walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At ng mga, sabi niya, mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung Diyos, meron siyang mga itinakdang panahon. Yung Diyos, namamahala siya sa kasaysayan, pero nagtatakda din siya ng panahon sa kasaysayan ng tao. At kapag siya ay nagtakda ng panahon, mangyayari yun. Yung mga tao na inilagay niya sa panahon na yon, hindi makakatakas doon kahit anong sikap nila. Kasi ang Diyos, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag meron siyang itinakda sa tao, yung tao ay hindi makakatakas doon. Yung mga panahong itinakda ng Diyos sa kasaysayan ng tao at inilagay sa Biblia, ito po yung tinatawag nating propesiya. Yung Biblia, ito po yung binubuo ng dalawang bahagi. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung panahon ng tao. Yung kasaysayan, nangyari na. Napag-aralan po natin hanggang kahapon. Tapos yung propesiya, ito yung mga nangyayari pa lang at yung mangyayari pa lang hanggang sa hinaharap. Kaya check po natin. Kung tama yung binasa natin na verse na ito, ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang lahat. Dapat nating makita yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga panahong itinakda niya. Sabi dito sa baba, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Hindi ba nakakatakot ito? Alam niyo po, dito, mas ma-appreciate po natin yung isang katangian ng Diyos, God is good. Kasi kung God is evil, tapos sabi niya, gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Kung ang Diyos ay masama, at nagbitaw siya ng salita, gagawin ko sa iyo anuman ang magustuhan ko. Hindi ka ba matatakot? Nakakatakot, di ba? Mabuti na lang, God is good. Kaya yung Diyos, bago niya gawin yung kanyang kaligayahan, sinabi niya muna sa atin para makapaghanda tayo, para malaman natin kung nasaan tayo. At kung tayo ay nasa alanganing sitwasyon, hanapin natin yung kaligtasan. Kung tayo ay nasa maayos na sitwasyon, eh din pasalamat tayo sa Diyos. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga panahong itinakda ng Diyos. Inulit ko po, ito po yung itinakda ng Diyos. Walang taong makakatakas nito. Nagtakda ang Diyos ng panahon ng pagdating ni Jesus. Yung kanyang bayang Israel, humingi ng tagapagligtas. Kaya yung Diyos, nagtakda ng panahon ng pagdating ng tagapagligtas. Dumating yung tagapagligtas. Pero sa halip na tanggapin, sa halip na sampalatayanan at sundin, na kung gagawin nila yun, sila ipagpapalain. Pero hindi eh. Anong ginawa nila? Tinanggihan nila, hinamak nila, sinuway nila, pinatay nila. Kaya nung patayin ng mga Israelita si Jesus, yung Diyos ay nagtakda ng sumpa sa Israel. Sabi sa mga Gawa chapter 3, nagbigay ng warning si Moises, sino mang hindi makinig sa kanya ay lubos na pupuksain. Ibig sabihin, sino mang sumuway, magtatakda ang Diyos ng panahon ng sumpa sa kanila. At nakita natin kahapon, talagang sinumpa yung bansang Israel. Grabe po yung nangyari sa kanila. Nung panahon na nasa ilalim ng sumpa yung Israel sa loob ng libu-libong taon, hindi sila tinuring na tao. Sila ay masahol pa sa hayop. Inuring si, parang basura sila. Yung hayop, inililibing pa yung hayop, di ba? Pero yung mga Israelita, nakita natin, nung suwayin nila si Jesus, ipinaramdam sa kanila ng Diyos yung pagiging matuwid na hukom. Sila ay sinumpa. Itinuring silang masahol pa sa hayop. Pag namamatay sila, tinatapon lang sila. Binubuldozer lang yung mga bangkay nila. Kaya nga,
nung mapagmasda ng ibang mga bansa, yung nangyayari sa Israel, may mga bansa po na naawa. Sa ilalim po ng Holocaust, pinapatay sila dun sa Holocaust. Gustong tumakas ng mga Israelita. Nag-try silang pumunta sa ibang mga bansa, walang bansa na nagbukas ng pinto sa kanila. Pero sa Pilipinas po, sa pangunguna ni Presidente Manuel Quezon, binuksan niya yung bansang Pilipinas para dito makapunta yung mga lumilikas ng mga Hudyo. Sa madaling salita, nang himasok po ang Pilipinas dun sa sumpang itinakda ng Diyos sa bansang Israel. Pag nang himasok tayo sa sumpa na binigay ng Diyos, para na rin tayong pumapasok dun sa sumpa na yon. Hindi ba? Nang himasok eh. Kaya ano pong nangyari? Panoorin po natin ito. Alalahanin niyo po, pag Diyos ang nagtakda, walang makakaalis. Kahit tulungan pa ng mga makapangyarihang tao, walang makakaalis. Nagsikap po ang Pilipinas na tulungan sila, pero anong nangyari kasunod nun? Panoorin niyo ito. Noong November 1938, nagkaroon ng isang marahas na gabi sa mga Hudyo sa Germany o Alemanya. Dahil itinuring silang mga salot na nagpahirap sa Alemanya ng pinuno nito na si Adolf Hitler, sinalakay at winasak ng kanyang mga tagasunod na Nazi ang mga tindahan at bahay ng mga Hudyo. Sinunog ang mga sinagoga at tinangay ang 10,000 mga Hudyo at dinala sa mga concentration camps sa loob lamang ng isang gabi. Ito na ang hudyat na nanganganib na ang buhay ng mga Hudyo sa Europa. What will Zion return? What will happen to us? Naging pake sila ng mga gamit, subalit walang nais na magbukas ng pinto para sa kanila. Sa Pilipinas, kinundi na ng mahigit 1,000 tao ang naganap na karanasan sa mga Hudyo at paglabag raw ito sa karapatan ng tao na mabuhay ng malaya at maligaya. Ang pinagtakhan ni Pangulong Manuel Quezon ay kung bakit walang bansang nais tumulong sa kanila. Para sa kanya, ang magligtas ng mga Hudyo ang nararapat na gawin. Isang grupo ng mahilig mag-poker ang nagplano. Si Manuel Quezon, Pangulo ng Pilipinas, isang Katoliko. Si Paul V. McNutt, U.S. High Commissioner ng Pilipinas, at si Colonel Dwight Eisenhower, Chief of Staff ni General Douglas MacArthur, mga Protestante. At ang magkakapatid na Frieder, mga negosyante ng Manila Cigars at mga Hudyo. Napagdesisyonan nila na magpatuloy ng mga Hudyo mula sa Europa basta kailangang suportahan ng mga ito ang kanilang sarili at magtrabaho at nang hindi maging pabigat sa Pilipinas. Ito ang siniguro ng mga Frieder. Samantalang si McNutt bilang High Commissioner ang mag-i-issue ng mga visa. Kaya naman, ang mga Frieder lang siyang gumawa ng listahan ng mga trabaho na kinakailangan sa Pilipinas at sila rin nang pumili ng mga aplikante na tatanggapin. Rinibyo ang mga pangalan ni Quezon at matapos nito ay pinadala ni McNutt sa State Department na siya namang nagpadala nito sa mga embahada sa Europa. Sa sistemang ito, 1,300 mga Hudyo ang nailigtas patungong Pilipinas. Sa pagdami ng mga Hudyo, maging si Quezon ay inilaan para sa kanila ang kanyang lupa sa Marikina upang matirhan nila. Nais pa sanang magligtas ni Quezon ng mas marami pang Hudyo. 10,000 pa sana ang naapubahang matanggap sa Pilipinas, subalit naabutan na ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Gusto pa sana ni Quezon, mas marami pa, libo-libo pa yung mga Hudyo na dadalhin niya, aampunin niya. Pero ano nangyari? Nilusob tayo ng bansang Hapon. Ito po yung nakakatakot pagdating po sa Diyos. Subukan man natin tumakas, marami siyang reserba. Ginamit ng Diyos si Hitler bilang isang tabak para patayin yung mga Hudyo. Nung hindi na makaabot sa kanila si Hitler, ginamit ng Diyos yung bansang Hapon. Kaya nung nilusob tayo ng bansang Hapon, marami din po mga Hudyo namatay at maraming Pilipino ang namatay. Nadamay po tayo sa isang digmaang labas naman dapat tayo dahil sa panghimasok ng Pilipinas sa plano ng Diyos. Yung sumpa ay hindi ho matatakasan. Kapanabay po nito, habang yung Israel ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kanilang pagmamatigas, yung puso nila nagmatigas laban kay Jesus. Habang ganun po yung kalagayan nila, meron pang isang kapanabay na panahon na nangyayari. Ito po yung panahon ng kaligtasan ng mga Hintil. Yung mga Hudyo, sinusumpa dahil sa pagmamatigas. Yung mga Hintil naman, binibigyan ng biyaya para sila maligtas. Sabi dito sa Roma chapter 11 verse 25, basahin natin,
upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong mga sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Buong bilang ng mga Hintil, ibig sabihin tayo po yung mga Hintil. Yung Israel, ito yung bayan ng Diyos. Habang sila ay nasa pagmamatigas, hanggang ngayon po, nasa pagmamatigas pa rin yung bansang Israel. Para sa kanila, si Jesus, hindi siya tagapagligtas, hindi siya Mesiyas, isa lang siyang manluloko na nakapandaya ng maraming tao. Ibig sabihin, hanggang ngayon po, umaandar din yung panahon ng kaligtasan para sa atin ng mga Hintil. Kaya lang, sabi ho dito, hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Meron lang takdang bilang yung maliligtas ng mga Hintil. Hindi po natin alam kung gaano karami yung maliligtas na Hintil o kung gaano na lang kakaunti yung kulang. Maaring lahat kayo dito nagdanais maligtas, paano po kung isa na lang yung kulang? Palagi po ninyong isipin yun araw-araw. Paano kung isa na lang yung kulang? Sa buong mundo po ipinapangaral ang salita ng Diyos. Sa buong mundo, maraming mga ligaw na kaluluwa ang nakikipag-agawan sa inyo pagdating po sa buhay na walang hanggan. Ngayon po ay nasa huling panahon tayo. Kaya yung nakita natin na nangyari sa bansang Israel, ito po dapat magsilbing aral sa atin. Ito po yung aral na dapat tayong magmadaling maligtas kasi may takdang bilang lang yan. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 10 verse 11, babasahin ko, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa. Israel po yung tinutukoy dito. At nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Marami pong panahong itinakda yung Diyos, pero dito po, sa panahon natin, dinatnan na tayo ng katapusan ng panahon ng mga Hintil. Sa panahon natin, maaari na pong matapos yung panahon ng mga Hintil. Paano ko po nasabi yun? Sa Biblia, yung pagdating ng katapusan ng panahon ng kaligtasan ng mga Hintil, bago dumating yung panahon na yun, meron munang panahon ng mga palatandaan. Parang ganito po yan. Yung mga nganak, hindi po basta-basta lumalabas yung baby. Di ba? Paano mo malalaman kapag mga nganak ka na? Masakit. Di ba may labor? Nagli-labor ka. Ganun po yun. Yung mga sakit po natin sa katawan, malalaman mo na meron ka na, na lumalala na, may mga sintomas, may mga palatandaan. Hindi ba? Kapag nagda-drive po, halimbawa ako, so, papunta po ako dito, may dalawa kong option na daanan. Mindanao Avenue o kaya Balintawak. So, naisip ko, Mindanao Avenue na lang. Kaya lang, nakalimutan ko na po yung kung saan liliko, saan mag-e-exit, dyan sa may NLEX. Kaya hinanap po yung palatandaan, signboard. Hinanap ko yung signboard na nagsasabing to Mindanao Avenue. Hinanap ko po yun. Nung makita ko, malapit na. Kailangan ko maghanda, binagalan ko yung takbo ko para hindi ako magkamali. Ngayon, sa atin din po, sa panahon ng kaligtasan ng mga Hintil, meron po yung pagtatapos. Kailangan nating mahanap yung signboard na malapit na tayo. Kapag nakita natin yung signboard, ibig sabihin, malapit na tayo, kailangan tayong maging alerto, kailangan nating maging maingat. So ito po yun, yung mga senyales ng katapusan ng panahon. Actually, tinanong ito ng mga alagad ni Jesus sa kanya. Sabi ng mga alagad ni Jesus, dyan sa kulay dilaw po, nung si Jesus nandito pa sa mundo, 2,000 taon na nakakalipas, meron siyang sinabi dun sa kanyang mga alagad. Sabi ng mga alagad niya, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Nagtanong sa kanya yung mga alagad niya, kailan ka darating? Ano yung katapusan ng panahon? Yung tanong na ito ng mga alagad, sinagot ni Jesus ito isa-isa. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Kung meron kayong Biblia, pag-uwi niyo mamaya sa bahay, basahin po ninyo yung buong Mateo chapter 24. Pero sa ngayon, pag-aralan po natin isa-isa. Ano ba yung mga binanggit ni Jesus na palatandaan ng katapusan ng panahon? Ito po, titingnan natin yung panahon ng kaligtasan ng mga Hintil. Kapag nakita natin yung mga panahon na ito, yung mga palatandaan na ito, dapat po kayong maging maingat. Ibig sabihin, sobrang lapit na yung katapusan ng panahon kung kailan lang tayo pwedeng maligtas. Number one, natitingnan natin, yung Israel isinumpa ng libu-libong taon. Yung sumpa na ibinigay ng Diyos sa kanila, alam nyo, imposibleng makabangon ng tao dun. Maliban na lang kung ibabangon sila ng Diyos. At yung pagbangon ng Israel mula sa sumpa, sinabi na ni Jesus habang nandito pa siya 2,000 years ago. Sabi dito sa Mateo 24:32, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw.
Para mas maintindihan po natin ito, sa Biblia, kapag nabasa po ninyong puno ng igos, at sinabi na ito isang talinghaga, yung igos, kumakatawan ka agad yun sa bansang Israel. Yung bansang Israel, sinumpa sa loob ng libu-libong taon, pinagpapatay sila, itinuring silang parang basura. Dumana sila ng malaimpyernong kasaysayan. Pero sabi dito, kapag malapit na yung tag-araw, magkakadahon daw yung puno ng igos. Pagdating naman sa bansang Israel, yung tag-araw po, ito po yung ikalawang pagdating ni Jesus. Ikalawang pagdating ni Jesus. Ano mangyayari sa Israel? Bago yung ikalawang pagdating ni Jesus, yung Israel po, sila'y makakabangon mula dun sa kanilang matinding pagkawasak. Makakabangon sila mula dun sa sumpa. Ngayon, titingnan po natin, anong nangyari sa bansang Israel? Nakabangon na ba sila o hindi pa? Okay. Yung Israel po, yung pagbangon ng Israel, mababaligtad dito yung sumpa na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sinumpa sila, yung kanilang lupain naging ilang, naging basurahan. Yung mga Israelita na nakasurvive pagkatapos silang patayin noong AD 70, ikinalat sa buong mundo at saan man sila magpunta, sinusundan sila ng kamatayan. Nakarating na nga ng Pilipinas, sinundan pa rin ng kamatayan. Tama po ba? Bakit? Ito yung tinakda ng Diyos sa sumpa sa kanila. Pero sa araw na balikta rin ng Diyos yun, sa panahong balikta rin ng Diyos yung sumpa, ibangon sila, yung sumpa ay magiging pagpapala. Kaya, yung lupain nila na naging ilang, naging basurahan, walang bansang Israel, alam niyo po, tinupad ng Diyos yung sinabi ni Jesus. Nagka, yung igos po nagkadahon, yung Israel po nakabangon. Nangyari po ito, yung lubos na pagbangon nila, sabi dito sa Isaiah chapter 66 verse 8, basahin po natin, sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Zion, ito po yung kumakatawan sa bansang Israel. Sabi dyan, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Ang sagot po dito, hindi. Hindi po yun normal. Ang isang bansa ay hindi nagiging isang bansa sa loob ng isang araw. Bumibilang yun ang mga, kunyari ngayon, nagdeklara tayo ng kalayaan. Hindi. Hindi ka agad sa araw na ito magiging bansa. Hindi ho. Kailangan yan aprubahan at kilalanin ng mga makapangyarihang bansa, yung mga superpower nations. Kapag kinilala nila yan, saka lang po tayo makakapasok doon sa United Nations bilang isang lehitimong bansa. Mahabang proseso. Minsan inaabot po yan ng ilang taon, dekada. Pero dito, sabi dito, yung Israel, kapag naipanganak yung Israel, kapag nailabas yung Israel, isang araw lang. Alam niyo po kung kailan nangyari yun? Nangyari po yun noong 1948. May 14, 1948. Sa katunayan, ito po yung deklarasyon ng kanilang kalayaan. Pero bago po yung May 14, 1948, nung araw na ideklara nila yung kanilang kalayaan, naging bansa sila. Yung araw na yun, May 14, bansa kaagad sila. Natupad po yung salita ng Diyos. Pero hindi po naging ganun kadali. Iba po yung naging proseso sa Israel. Yung mahabang proseso nangyari bago yung deklarasyon. Hindi kagaya sa ibang bansa, deklarasyon muna bago mahabang proseso. Sa Israel po, 1948 sila naging malayang bansa. Pero 1980s, nagsimula na silang bumalik. Yung mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo, bumabalik na sila sa Israel, paunti-unti. Hanggang sa nagkaroon ng malalaking grupo ng mga Hudyo na bumabalik sa Israel. Ang tawag po sa pagkalat sa kanila, diaspora. Ang tawag sa pagbalik, aliyah. Yung mga bata kong kilala, aliyah yung pangalan, batang babae. Ang ibig sabihin po ng aliyah, panunumbalik ng mga Hudyo sa Kanaan, sa lupain ng Israel. Pero nakabalik sila sa Israel, yung mga tao nasa Israel, meron na silang lupain, pero hindi po sila magiging isang bansa. Ang bansa binubuo ng tatlong sangkap. Lupain, mamamayan, at otonomiya. Kailangan meron silang malayang gobyerno. Wala po silang otonomiya hanggang nitong May 14, 1948. Dito lang po sila nagsimulang magkaroon nun. Kaya nung araw na yan, sabi po dito, Palestine Post, nung May 14, 1948, linggo po yan. Sabi dyan, State of Israel is born. Natupad po yung sinabi ng Biblia, ipapanganak ba sa isang araw, sa isang iglap, yung isang lupain? Yes, sa Israel, pwede yun. Bakit? Dahil Diyos po yung nagbangon sa kanila. Kaya magmula 1948, hanggang ngayon, 72 years na po na naibangon yung bansang Israel. Anong ibig sabihin po? 72 years ago, nandiyan na yung signboard.
malapit na. Hindi ho ba? Kaya sa panahon natin ngayon, sobrang kaunti na lang po talaga yung po pwedeng maligtas. Dati kinalat sila sa buong mundo, pero ngayon, nakabalik na sila sa Israel, at nung nagbalik po sila sa Israel, hindi rin po naging madali yung pagbalik nila. Eh, sabi ho dito, sa Isaiah chapter 43, verse 5 hanggang 6, babasahin ko po ito. Unawain po ninyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo o nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Pansinin po ninyo yung pagkakagamit ng mga salita. Yung silangan at saka yung kanluran, kulay dilaw yung letra, tingnan nyo po. Walang problema. Kaya walang issue. Pero pagdating sa hilaga, may problema. Kaya yung hilaga, sasawayin ng Diyos. Sabi ng Diyos, hayaan mo. Yung timog, may problema din. Kaya sasawayin ng Diyos yung timog, huwag mong pigilin. Anong ibig sabihin nito? Yung mga bansang napuntahan ng mga Hudyo sa silangan at kanluran, walang problema. Nung sabihin ng Diyos, uwi. Nakauwi sila, nakabalik sila. Pero nung pinapauwi na ng Diyos yung mga Hudyo na napunta sa hilaga at sa timog, ayaw pa uwiin ng mga bansang napuntahan nila. Kaya kailangan pa silang sawayin ng Diyos. I-check natin, kung ang Diyos ay nagtakda ng panahon na ito, ng pag-uwi ng mga Hudyo, may makakapigil ba? Meron bang makakahadlang? Wala, kung Diyos. Pero kung hindi Diyos ang nagtakda nito, mapipigilan to ng tao. Tingnan po natin yung aktual na nangyari sa mismong kasaysayan. 1948, naging malayang bansa sila. Ito po nakikita ninyo sa picture, 1949. Ito yung mga Hudyo na naikalat sa silangang bahagi. Nakabalik po sila, walang problema. Ito naman yung mga Hudyo sa bahagi ng kanluran. Ito po yung mga Hudyo, 1950 naman na ito. 1948, naging malaya. 1949, yung mga nasa silangan, umuwi. 1950, yung mga nasa kanluran, umuwi. Wala rin pong problema. Nakauwi sila nang walang problema. Pero nakapagtataka po, sa hilaga ng Israel, naroroon yung bansang Russia. Yung Russia, ayaw payagan yung mga Hudyo na makabalik ng Israel. Ayaw payagan. Kaya anong sabi ng Diyos? Sinaway ng Diyos yung Russia. Hayaan mo. Pero syempre, hindi po yung Diyos yung mismo nagsabi nun sa kanila. Yung bansang Amerika po ang nagsabi nun sa Russia. Pinipigilan ng mga Russians yung mga Hudyo. Kaya anong nangyari? Yung Diyos pinagpadala sa kanila ng problema. Bagsak ang ekonomiya, bagsak yung mga pananim. Kaya problema nila, pera at saka pagkain. Doon pumasok sa eksena yung Amerika. Sabi ng Amerika, ganito na lang, bibigyan namin kayo ng pera at saka ng pagkain, pero yung mga Hudyo na gusto nang umuwi ng Israel, hayaan mo. Kaya nakauwi po yung mga Hudyo. Natupad po eksakto yung sinabi ng Biblia. Sa timog naman tayo. Sa timog po, sa bansang Ethiopia, ayaw payagan ng bansang Ethiopia yung mga Hudyo na nasa kanila. Nung panahon po na nandoon yung mga Hudyo, hanggang 1983, nandoon yung mga Hudyo, napakaraming mga Hudyo sa Ethiopia, pinapahirapan sila, minamaltrato sila. Kaya dumating yung puntong ayaw na nila. Sabi nila, tatakas kami. Bahala nang mamatay kami ng tumatakas kaysa mamatay naman na nandito lang. Kaya nung 1984 po, tumakas po sila. Umalis sila. Mula sa Ethiopia, naglakad sila ng napakalayo hanggang makarating sa Sudan. Sa Sudan, meron doon refugee camp. Pagdating nila sa refugee camp, pinag-iinitan naman sila doon. Kaya ang ginawa ng Israel, naglunsad sila nung tinatawag na Operation Moises. Panoorin po natin kung paano ito nangyari.
Yung mga naiwan sa Ethiopia, ito yung mga matanda, yung mga may sakit, tsaka yung mga bata. Hindi nila kayang maglakbay ng malayo, kaya naiwan sila. Oh, delikado. Yung mga nakapunta ng Sudan, nirescue sila ng Israel. Alam niyo po, hindi ganun kadali yun. Matagal pong debate ang nangyari noon bago nirescue itong mga Hudyo na galing sa Ethiopia. Kasi pansinin po ninyo yung balat nila, itim. Diba? Maitim sila, hindi ho normal sa isang Hudyo yung negro yung balat. Kaya nagkataka sila, mga Hudyo ba talaga ito? Kaya nagkaroon po ng investigasyon dyan. Inalam nila kung talaga mga Israelita ba itong mga ito. At napatunayan po nila na itong mga tao na ito ay nanggaling sa lipi daw ng Dan. Kaya nung makumpirma yon, immediately nagpadala po ng mga eroplano at mga barko para i-rescue yung mga Hudyo na nasa Sudan. Itong problema, 15,000 na mga matanda, bata at may sakit na iwan pa sa Ethiopia, mamamatay sila pag walang magre-rescue sa kanila. May ugali po ang Israel. Hindi sila nag-iiwan ng kababayan. Pag napatunayan nilang kadugo nila yon, hindi nila iiwanan yon. Ipakikipagpatayan po nila yon. Kaya pinalipas po nila yung ilang taon. 7 taon, exactly. Pagkatapos noon, nilunsad nila yung tinatawag na Operation Solomon. Yung Operation Solomon po na ito, nakamamangha. Tingnan niyo po kung paano nila ginawa. Ginawa po nila ito 36 hours. 15,000 katao sa loob ng 36 hours. Isang araw at kalahati lang nilang inilipad yun. Paano nila ginawa yun? Sa tulong po ng Diyos. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the House of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. Jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Kinakauwi po sila. Wala na pong naiwan sa Ethiopia ngayon. Lahat ng mga Hudyo na nandoon, nakabalik na sa Israel. Pinipigilan ng Ethiopia. Napigilan ba nila? Hindi. Kasi ito ay panahon na itinakda ng Diyos para yung mga Hudyo ay umuwi na sa bansang Israel. At dati, sinusundan sila ng kamatayan kahit saan sila magpunta. Ngayon na sila ay nakabangon na. Hindi na kamatayan ang nakasunod sa kanila. Kasaganaan na po. Hindi biro yung kasaganaan ng mga Israelita. Nung sila'y sinumpa, hindi pangkaraniwan. Nung sila po'y pagpalain muli ng Diyos, hindi rin pangkaraniwan. Ito yung mga kasaganaan ang ibinigay sa kanila ng Diyos nung sila po'y muling ibangon.
Pero wag po kayong malito ha, baka mamaya iba na iniisip ninyo eh. Hindi to ginagawa ng Diyos dahil sila po ay nanumbalik na sa Diyos. Hindi pa. Hanggang ngayon, matigas pa rin yung puso nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasampalataya kay Kristo. Pero bakit ginagawa to ng Diyos? Kung hindi pala dahil doon, anong dahilan? Bakit ibinabangon sila ng Diyos? Kasi yung pagbangon nila, yun yung signboard para sa atin. Yun yung palatandaan natin. Ginagawa to ng Diyos para ipakita sa ating mga hintil na malapit nang matapos yung panahon para maligtas tayo. Magmadali na tayo. Magsumikap na tayo. Kaya ito po yun. Eh, ito po sa ganang lupain. Dati, yung Israel po, nung sila ay sinumpa ng Diyos, ganito yung nangyari sa kanila. Kanilang hasabihin, ang lupain ito na naging sira. Naging sira. Imagine nyo, naging sira yung lupain. Ibig sabihin, grabe ho yung pagkawasak na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero yung sira ay naging gaya ng halaman na ng Eden. At ang sira, giba at wasak. Parang iisa lang yung salita. Ano yun, di ba? Sira, giba at wasak. Anong pagkakaiba? Sa Biblia, kapag yung isang bagay inuulit ng dalawang beses, ibig sabihin, yun ay totoo. Ito tatlong beses. Ibig sabihin talagang winasak ng Diyos yung lupain ng Israel. Sabi dito, yung sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na lalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Dapat po natin makita dito yung Diyos na hindi nagsisinungaling. Ako ang nagsalita at aking gagawin. Yun ang sinabi niya. Kapag tinakda ko, yun ay aking gagawin. Kaya nung itinakda ng Diyos yung pagbangon ng Israel, pati na yung kanilang lupain, ibinangon, ni-recover ng Diyos. Kung dati naging disyerto, ngayon, nakita po ninyo, before and after. Sa Facebook nung mga nakaraang buwan, may nakikita ako 10-year challenge, mga ganon, di ba? Challenge. Ito po, hindi 10 years. 1,900 years challenge yan. Nagsimula po yung pagbangon nila, 1940s na, 1948. 1,900 year challenge, grabe po. Dati disyerto, ngayon napakaganda na. Before and after. Ito na po yung ngayon. Dati po disyerto yan, pero ngayon nag-i-export na sila ng kanilang mga pananim. Agricultural land na po ang Israel ngayon. Napakaganda po. Ito na yung lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Para ng halaman na ng Eden. Talagang literal po yan, yung lupain po nito, dinadaluyan ng gatas at pulot. Meron silang isang klase ng baka na napakatindi kong magatas. Yung industriya po nila ng gatas at saka ng keso, napakamaunlad. Napakarami po nilang nire-release na gatas. Yung pulot nila hindi galing sa bubuyog, sa pukyutan. Hindi, galing ito doon sa puno ng dates. Yung bunga po kasi ng dates, ano yan? Yung kapag minatamis, hindi mo siya kailangan matamisin ng may asukal ha. Nakakain ako ng dates galing sa diyan sa Israel, binigyan sa akin ng tiyahin ko. Grabe, napakatamis. Nakaano 'yun, nakapakete ng ganyan. Para siyang pinakuluan sa asukal. Kaya tinanong ko, sabi ko, bakit sobrang tamis nito? Ang sabi sa akin, hindi, ano, ganyan talaga 'yan. Nirepack lang yan, walang asukal yan. Yung sarili niyang tamis yun. Napakatamis po talaga. Nagkakatas siya. Yung katas niya, matamis pa sa pulot pukyutan. Ito pong Israel, ganoon na po sila ngayon. Napakaganda ng lugar nila. Panoorin po ninyo itong naging biyahe ni Drew dun sa bansang Israel. Kilala niyo yun si Drew Arellano? Nagpunta siya dyan. Chinek niya yan. Tingnan niyo po. It's time to check your ultimate travel goals, mga biyero. Balak niyo bang bumisita sa Holy Land? Diba? Tinatahanan na ngayon at may? Pader, dati disyerto lang po yan. Wasak na lupain niya. Sa bansang Israel. Yun ang mga pader. Yung mga gusali, yung mga bahay. Napakaganda na po doon. Kaya yung mga Pilipino na nagkatrabaho doon, ayaw na nilang bumalik sa Pilipinas. Sabi nila, itong Israel, para po itong halamanan ng Eden. Parang paraiso na po sa paningin nila. Totoo po yung Biblia, buhay ang Diyos. At pangalawa, binigyan sila ng Diyos ng makapangyariang hukbo. Ito nakapagtataka talaga ito. Kasi ang Israel po, maliit na bansa. Ang kanilang populasyon, 18 million lang.
Ewan ko lang kung nasa 19 o 20 million na ngayon. Pero napaka-kaunti nila. Yung Pilipinas po, nasa 120 million yata tayo eh. Yung Israel po, parang butal. Butal lang yun ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung ganun lang karami yung tao nila, mas kaunti yung sundalo nila. Pero yung kaunting sundalo, maliit na hukbo, ginawa ng Diyos ng makapangyarihan. Kasi may pangako siya. Sabi ng Diyos sa Josue, chapter 23, verse 9 hanggang 10, sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harapan ninyo ang malalaki at malalakas na bansa, at tungkol sa inyo ay walang tao na nakatagal sa harapan ninyo hanggang sa araw na ito. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Ito po yung binitawan ng Diyos na pangako sa kanila. Na sa panahon po ng pagpapala sa Israel, yung isang sundalo nila, kayang makipaglaban sa marami, hanggang sa 1,000 kaaway, kaya po, mananalo sila. Ito po yung mga pakikidigma na kinasangkutan ng Israel. 1948, May 14, 1948, sila ay naging malayang bansa. Bago sila naging malayang bansa, pinagbabantaan na sila ng mga bansang Muslim o Arabo sa palibot nila. Huwag kayong magdedeklara ng pagiging malayang bansa. Pag ginawa ninyo yan, pupulbusin namin kayo. Eh, hindi nakinig yung mga Hudyo. May 14, nagdeklara sila ng independence. May 15, kinabukasan. Nagse-celebrate pa yung Israel, May 15, 1948, nilusob na sila ng mga Muslim. Anong nangyari dyan sa labanan na yan? 5 Arab nations yung lumusob sa kanila. Syria, Jordan, Iran, Iraq, Egypt. Nilusob sila. Pero anong nangyari? Israel po ang nanalo. Tingnan po ninyo, yung ratio, 70 Muslim laban sa 1 Hudyo. Dehadong-dehado po sila. Yung mga Hudyo nun, 640,000 lang. Kalaban nila, 45 million ng mga Muslim. Nanalo po yung Israel dito. Naulit pa yung digmaan na yan, Second Arab-Israeli War, noong 1956. Ito naman, ang may kagagawan dito, yung presidente ng Egypt, si Nasser. Kinamkam niya, pati yung Suez Canal. Hinarangan niya yung Suez Canal po, napaka-importante, kasi yun po yung daanan ng mga kalakal. Ihinarang ni Nasser. Kaya itong ginawa, preemptive strike yung ginawa ng Israel, lumusob sila sa Egypt. Kaya nanalo po yung Israel. Bukod dun sa Suez Canal, na-recover nila yung Suez Canal, na-recover din nila yung Sinai Peninsula. Nasako po nila yun. Ang laking disyerto po nun. Tapos, nangyari pa yun, nung Third Arab-Israeli War, noong June 5, 1967 hanggang June 10, 1967. Bilangin po ninyo kung ilang araw. June 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 days lang. Paano nangyari ito? Sa loob ng 6 na araw tapos yung giyera. At dito, nanalo yung Israel. Tingnan nyo po dito kung ilan yung kalaban nila. 2.2 million na mga Hudyo laban sa 150 million na mga Muslim. 14 na bansang Arabo ang kalaban nila dito. Sino mag-aakalang mananalo sila? Wala pong nag-akala. Kaya ito po yung gumimbal sa buong mundo eh. Paano nangyari? Nanalo yung Israel. Dito po, na-realize ng maraming mga bansa, teka lang, buhay si Jehovah. Buhay yung Diyos na nasa likod ng Israel. Imposible yung nangyari na yan. Nabawi nila yung Jerusalem, Gaza Strip, Golan Heights, Sinai Peninsula, Suez Canal. Basically, yung mga lugar sa palibot po ng Israel, nakuha po nila lahat yun. Lahat ng mga boundary, yung mga hangganan, nakuha nila. At yung lupay ng Israel, nag-expand ng 3 times. 3 times. Dumaki. Pero kahit nakikita na ng mga Muslim na ito, na yung Diyos ay nasa likod ng Israel, talagang galit na galit po sila sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Kaya nangyari po yung 4th na digmaan ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Ito po yung tinatawag na The Battle of Yom Kippur. 2 bansa yung lumusob sa kanila, Egypt at Syria. Alam niyo po yung Yom Kippur? Ito po isang piyesta sa Israel kung kailan naghahandog sila ng mga hayop, minsan sa 1 taon, para tubusin yung lahat ng kanilang kasalanan. Ito po yung Day of Atonement na tinatawag. Bawal silang magpagod, bawal silang magtrabaho, bawal silang makipaglaban. Ang ginawa lang nila dito, dumipensa lang po sila. Nilulusob sila, dumipensa lang sila. Kaya nung unang araw ng digmaan, ang dami pong namatay ng mga Hudyo. Kinabukasan, pwede nang lumaban. Doon na sila gumante. Tapos yung giyera, panalo po sila. Tinulungan sila ng Diyos. Ang Diyos ang nasa likod ng bansang Israel. Diyos po ang nakikipaglaban. Kung sila lang,
Imposible po yan. Pero dahil sa Diyos. Number three, pinakamayaman. Sa palagay niyo po, anong bansang pinakamayaman ngayon? Pilipinas. Ba't may tawa? Yung mga mata ninyo, may tawa eh. Makaka-insulto naman kayo niyan. Wala ba kayong tiwala sa Pilipinas? Ako din po, wala. Hindi tayong pinakamayaman. Sa yabang siguro, sagana tayo, pero sa yaman, labo yun. Eh, yung pinakamayaman po na bansa ay yung bansang Israel. Hindi dahil sa sarili nilang kakayahan, kundi dahil sa pangako ng Diyos. May dalawang bagay po na ipinangako yung Diyos na ibibigay sa kanila. Yung una ay ito, sa Isaiah chapter 60 verse 5. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak. Grabe ano? Yung mata mo daw magliliwanag tapos yung puso mo manginginig sa tuwa. Nakaramdam na ba kayo ng ganun? Na sobrang saya mo, ang tindi ng kabog ng puso mo. Grabe, ang lungkot naman ang buhay ninyo. Meron, di ba? Meron tayong mga ganong klase ng experience. Ako po, maalala ko yung ganitong experience nung bata pa ako. Meron talaga akong hinihingin laruan. Yung Game & Watch. Game & Watch yun. Hindi pa uso yung mga Game Boy ng PlayStation. Hindi, Game & Watch. At talagang tuwing dadaan doon sa may tindahan, humihintuho talaga ako. Talagang sabik na sabik akong magkaroon nun. Nung nabilahan po ako, grabe ho. Siguro may isang buwan ako nakangiti. Tuwang-tuwa ako. Kahit naglalakad lang ako mag-isa, nakangiti ako. Nakapangulsa ako, nakangiti ako. Sabi ng mga kaibigan ko, sira ulo ka ba? Hindi nila alam, may laruan ako sa bulsa. Ganito po yung nangyari sa kanila. Meron silang pinaka-aasam-asam ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero sa pamamagitan ng kasaganaan ng dagat. Sabi niyo, yung kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yung dagat po, ano ba ang kayamanan ng dagat? Sa pagkakaalam nyo lang po, tubig? Ang dami naman tayong tubig. Ba't di pa tayo mayaman? Ano po kayamanan ng dagat? Isda. Sa Pilipinas ba, walang isda? Dami din tayong isda. Taga Pangasinan po ako, dulo ng Pangasinan. Katabi namin, South China Sina. Daming isda, pero hindi ho mayaman yung lugar na yun. So hindi ho isda ang tinutukoy na yaman ng dagat dito. Sa Israel po, may dalawang dagat. Mediterranean Sea at yung Dead Sea. Yung Mediterranean Sea, mayaman sa tubig, mayaman sa isda. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Yung Dead Sea. Maraming tubig, walang isda. Kasi sobrang alat po ng tubig dyan. Pag naglagay ka dyan ng isda, maya-maya, daing na. Maalat po. Pero, yung Dead Sea po kasi napakababa niyan. 400 meters, below sea level yata yan. Basta napakababa niya. Kaya yung mga mineral na galing sa itaas, sa loob ng libo-libong taon, dumadalo yung pababa. Hanggang naipon ang naipon sa ilalim ng Dead Sea. Walang nakakaalam nito hanggang sa matuklasan yung mga mineral sa ilalim ng Dead Sea. Sabi nila, wow, ang dami palang mineral dito. At nung malaman po nila yung halaga ng mineral, alam nyo ba kung magkano? Noong 2012, pinasukat nila, pina-estimate yung halaga ng mineral na nasa ilalim ng Dead Sea. Ang nabilang po nila, $250 trillion. Dolyar yun. Ganun po kayaman. Ibig sabihin, sa pera na yan, pwede silang bumili ng apat na Amerika. Kung meron pong apat na United States of America, pwede nilang bilhin gamit yung pera na yun. E kaya lang, isa lang naman yung United States of America, di ba? So kung merong isang Amerika, isang Pransya, at isang UK, yung tatlong bansa na yun, pwede nilang bilhin gamit yung halaga na yan. Ganun po kalaki yung kayamanan sa Dead Sea. Kaya nung malaman nila yan, ano pong naramdaman nila? Nagliwanag yung mata nila. Nanginig sa tuwa yung puso nila. Hindi lang po yan ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ito pang isa. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Anong ibig sabihin nito? Binigyan ng Diyos ng hindi pangkaraniwang abilidad sa pagninegosyo, paghahanap buhay, sa pagmamanage ng pera, yung mga Hudyo. Napakahusay po ng mga Hudyo pagdating sa negosyo. Sobrang galing po nila. Yung mga negosyong kalaban nila, binili nila. Yan po yung mga kumpanya na pagmamayari ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At taon-taon, nadadagdagan po yan. Okay. Hindi na po nakalagay dyan,
Yung industriya ng diamante, ng diamond, kontrolado po yun ng Rothschild, ng pamilya ng mga Rothschild sa Europa. Yung industriya ng ginto, ng bakal, hawak po ni Andrew Carnegie yun ng Amerika. Yung langis, hawak ni Rockefeller sa Amerika din. Ngayon po, ang Israel ang tinaguri ang technology capital of the world. Pag gusto mo ng langis, punta ka ng Middle East. Diba? Pag gusto mo ng matamis na mangga, punta ka ng Gimaras. Pero pag gusto mo ng matatalinong tao, punta ka ng Israel. Sa Israel, matatagpuan yung pinakamatatalino. Sa kanila po, sa Israel, na-develop po yung ginagamit natin ng mga teknolohiya ngayon. Yung flash drive, yung DVD, yung sa pagdating sa gamot, sa medisina, ang dami po sa kanila nang gagaling yung mga bagong imbensyon na yan. Yung Israel po ay napaka-yaman. Yung Apple sa kanila, alam ko yung Samsung, nabili na nila. Yung Waze, yung Google sa kanila. Ganun po kayaman yung bansang Israel. Napakayaman po nila. Number four, pinaka-ma-influensya. Ibig sabihin ng ma-influensya, di ba ngayon uso yung term na no, influencer. Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, may mga ganun eh. Pero ito pong influensya ng Israel ay hindi lang po sa social media. Sa lahat ng larangan, napaka-ma-influensya nila. Dahil yun ang itinakda ng Diyos sa araw na pagpalain sila ng Diyos. Sabi dito sa Sephanias chapter 3, verse 20. Basahin natin. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon. Oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig kapag ibinalik ko ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Ngayon, ibinalik ng Diyos yung kapalaran nila, yung mabuting kapalaran. Kaya ngayon, sila ay ginawa ng Diyos na bantog at pinupuri ng lahat ng mga bansa sa daigdig. Ito po yung mga Hudyo na mga bantog at pinupuri ng buong mundo. Matagal nang patay yung iba dyan, hanggang ngayon pinupuri pa rin natin. Sa musika, si Beethoven, tsaka si Mozart. Pagdating sa agham, akademya, si Albert Einstein. Politika, John Kennedy. Sa negosyo, sa baba, si Alan Greenspan. Sa pelikula, Steven Spielberg. Teknolohiya, modernong kumpanya, Bill Gates. Bill Gates po'y dating pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngayon, ito si Rockefeller, siya yung may-ari ng Standard Oil Company. Napakayaman. Dating pinakamayamang tao din sa buong mundo. Siya ngayon, ang pinakamayaman ngayon, si Jeff Bezos, may-ari ng Amazon. Yata. Okay? Pero ito po si Rockefeller, napakayaman pa rin niya. Napakarami pong pera ang umiikot sa kamay ng mga Hudyo. Kaya sila po yung kinikilala. Okay? Sa iba't ibang larangan. Ito naman sa pelikula. Anong pangalan niya? Kilala niyo? Si Gal Gadot. Medyo hindi ganun kabango yung pangalan niya. Pero napakagandang babae. Siya po yung, bukod sa siya yung kumanap na Wonder Woman, siya po yung pambato ng Israel sa Miss Universe noong 2004. Meaning, noong 2004, siya yung pinakamagandang babaeng Hudyo. Pero ngayon, hindi lang siya sa Israel kinikilala, sa buong mundo. Mark Zuckerberg. Siya yung may-ari ng Facebook. Diba? Facebook. Yung Facebook, hindi natin tinitingala. Niyuyukuan. Palagi tayo nakaganon eh. Pero yung gumawa niya, tinitingala ng buong mundo. Okay. Isa pa, Steve Jobs. Siya po yung founder ng kumpanya na Apple. Kinikilala ng buong mundo. Sabi nila, siya daw ang bumago sa smartphone industry. Kung hindi dahil sa iPhone, pangit ang mga cellphone natin ngayon. Ganon katindi yung impluensya nila sa buong mundo. Bakit? Sinalita ng Diyos. Tinupad ng Diyos. Number five, basahin nga natin, pinaka-makapangyarihang bansa. Sa pagkakaalam lang ninyo, anong bansa ang pinaka-makapangyarihan ngayon? Simulan po natin sa Pilipinas. Yung Pilipinas, makapangyarihan o hindi? Hindi. Binubuli-buli nga lang tayo ng China eh. So, mas makapangyarihan yung China. May mas makapangyarihan pa ba sa China? Yung Amerika. Kasi yung Amerika naman ang nambubuli sa China. May mas makapangyarihan to ba sa Amerika? Ngayon, wala. Pero ayon po kasi sa Biblia, Israel yung magiging pinakamakapangyarihang bansa. Hindi man natin pansin. Hindi natin halata. Pero sa totoo lang po, ang Israel ang kumukontrol sa Amerika ngayon. Paano nagkaganon? Deuteronomy chapter 28, verse 1.
Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Grabe! Itataas sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ibig sabihin sila po yung may control sa lahat ng mga bansa sa lupa. Nangyari na po yan dahil hawak nila yung ekonomiya ng buong mundo ngayon. Hawak nila yung pera ng buong mundo ngayon. Sila po yung may hawak ng International Monetary Fund. Sila rin yung may hawak ng World Bank. Sa dalawang lending company na yon, malaki ang utang ng Pilipinas. Tayong Pilipinas may utang po sa Israel, kung tutuusin. Eh, pero bukod doon, doon tayo sa Amerika. Paano nila nakokontrol yung Amerika? Ito po yung tinatawag na AIPAC, American-Israeli Public Affairs Committee. May nakalagay silang motto dyan noong 2019 po yan. Sabi dyan, choose to lead. Nung meron silang conference noong 2019, yan yung kanilang tema, choose to lead. Sino pong leader? Amerika o Israel? Yung nauna, saan ang pwesto? Kaliwa, kanan? Kaliwa. Nasaan yung Israel? Kaliwa, kanan? Kaliwa. Nasa kanan ng Israel yung Amerika. Sumusunod lang yung Amerika. Nakita po ninyo? Di ba pa ganun yan? Israel po ang may control. Napatunayan po natin yan. Kung pagmamasan po natin yung politika ng Amerika, halimbawa, nung election po, ngayon, sinong presidente ng Amerika ngayon? Si Donald Trump, di ba? Bago si Donald Trump, yung naunang presidente, si Barack Obama. Ano nyo ba kung gano'ng kahirap manalo ang isang presidenteng itim sa Amerika? Napakahirap po. Kasi ang Amerika, pinamumunuan po ito ng mga puti. Kaya nga ngayon, yung mga itim doon, nag-aalburuto na eh. Nagsawa na sila eh. Tingin nila, ano sila, nalalamangan sila doon eh. Kasi ganun po talaga sa Amerika, ang may hawak po ng kapangyarihan doon ay mga puti. Paano nanalo sa pagka-presidente si Barack Obama? Ang sikreto po ay ang Israel. Sinuyo niya yung Israel. Yun yung nagpanalo sa kanya. Senator Barack Obama. Senador pa lang siya, di ba? Kampanya yan, nangangampanya siya para maging presidente. Pakinggan ninyo yung talumpati. Bago pa yan, marami na siyang mga talumpati na sinabi sa iba't ibang mga tao pag nangangampanya siya sa mga lugar sa Amerika. Yung talumpati niya sa ibang tao, hindi siya nanalo doon. Ang nagpanalo sa kanya, yung talumpati na ito na mapapanood ninyo. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, AIPAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. Noong panahon ng kampanyahan na yan, mainit po yung tensyon sa pagitan ng Palestine at Israel. Alam niyo po kung bakit? Nung bumalik yung mga Hudyo galing sa pagkakakalat sa buong mundo, pagbalik nila ng lupain ng Kanaan, ang dinatnan po nila doon mga Palestino na wala po yung bansang Israel. Yung lupain ng Kanaan ay hindi bansang Israel. Yun po yung naging bansang Palestine. Isang bansa yun. Kumbaga yung mga Hudyo, nakitira lang sila sandali. Sabi nila, makikituloy lang kami. Makikituloy lang kami. Ang hindi alam ng Palestine, babawiin na ng Israel yung kanilang matandang lupain, yung Kanaan. Kaya nangyari, napalayas po yung mga Palestine. Pero may ilang bahagi ng Kanaan na hindi pa nakakaalis yung mga Palestine. Nandoon pa rin yung mga Palestine. Kaya nung time po na yan, yung lupain ng Kanaan, dalawang bansa. Hindi isang bansa, dalawang bansa. Israel at Palestine. Kaya meron silang matinding tensyon. Kaya anong sabi ni Obama? Hindi. Yung Israel, Israel. Yung Jerusalem ay sa Israel. Hindi pwedeng hatiin yan. Kasi ultimo yung Jerusalem na hati sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Pero sabi ni Obama, hindi. Ang Jerusalem ay kapitolyo ng Israel, hindi pwedeng hatiin. Ito yung nagpanalo sa kanya. Pinaniwalaan po ng mga Israelita yan, yung pangako niya, kaya siya nanalo. Ngayon naman, napalitan na siya, si Donald Trump. Alam niyo ba kung gaano kahirap manalo si Donald Trump? Ang daming galit sa kanya. Kung hindi po puro Korean Nobelo yung pinapanood ninyo, manood din po tayo ng current events ng balita sa ibang bansa, nako,
makikita po ninyo kung gaano karaming galit kay Donald Trump, lalo na yung mga media, yung mga network. Galit na galit sila kay Donald Trump. Kaya sabi ko, nung panahon ng kampanyahan, imposibleng manalo tong tao na ito. Ang lakas din mangarap eh. Negosyante, tatakbong presidente, tapos ang daming galit sa kanya, imposibleng manalo. O may laking gulat ko nanalo. So, ang tanong ko, paano? Bakit siya? Sira ang Amerika nito pang nagkaganon. Pero naintindihan ko lang po kung bakit nagkaganon nung makita ko po si Donald Trump na nagpunta sa AIPAC para suyuin ang bansang Israel. Israel yung tumulong sa kanya para manalo. Tingnan niyo po ito. Nasaan siya? AIPAC. Nakuha niya yung sikreto ni Barack Obama. Hindi mo kailangang sikat, hindi mo kailangang kilalang politiko, hindi mo kailangan yun. Ang kailangan mo ay suporta ng Israel. Mautak ko si Donald Trump. Yung anak niya, yung si Ivanka, ipinaasawa niya sa isang Hudyo, kay Jared Kushner. Kaya na unti-unti niyang kinuha yung loob ng Israel hanggang umabot yung kampanyahan na ito. Sa kampanya na ito, meron siyang mga binitawang salita na nagpanalo sa kanya. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. Kita nyo na? Intro nyo yun, ha? Yun yung intro. Intro pa lang. Grabe ng panunuyo sa Israel. True friend of Israel, sabi niya. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Grabe kumanuyo, no? Talagang sinuyo niya ng gusto yung mga Hudyo. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Nung time na yan, Iran, yung nakakagirian ng Israel. Kaya sabi ni Donald Trump, kakampi ako sa Israel. Bubuli natin yung Iran na yan. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Pakinggan niyo yung sigawan. Standing ovation yan. Ibig sabihin, yan lang sa lahat ng sinabi niya, yan lang yung pinakahihintay ng Israel talaga. Yung embahada ng Amerika ilipat sa Jerusalem. Yung Jerusalem kasi yung religious capital ng Israel. Pero yung economic capital nila, hindi Jerusalem, Tel Aviv. Kaya lahat ng embahada, pati yung embahada ng Pilipinas, nasa Tel Aviv. Ang gusto ng Israel, yung mga embahada ng mga malalakas na bansa, ilipat sa Jerusalem. Kasi gaya ng nabanggit ko kanina, hanggang ngayon may tensyon sa Jerusalem. May ilang bahagi doon na may mga Palestino. Kaya kailangan nila ng kakampi sa loob ng Jerusalem. Kaya nangako si Donald Trump, sabi niya, ililipat ko yung embahada ng Amerika sa Jerusalem. Palakpakan yung mga Hudyo. Sabi naman ng ibang mga nakikinig na politiko, yari, mahirap gawin yan, magulo yan. Wala pang sumubok niyan. Pag ginawa natin yan, gulo yan. Alam niyo, gulo nga. Pagkatapos ng talumpati na ni Trump, nagkagulo po yung Kongreso ng Amerika. Debate sila. Sabi nila, wag. Sabi ng iba, okay lang. Sabi ng iba, wag. Ano sabi ni Trump? Bahala kayo, ililipat ko. Kaya noong 2018, May 14, 2018, ibig sabihin po, 70 years pagkatapos ng founding anniversary ng Israel. Very meaningful po ang 70 years sa Israel.
Meron po silang isang piyesta sa Israel na ang tawag Jubilee. Ginagawa po yun tuwing 70th taon. Kaya dito nangyari, nilipat po yung embahada ng Amerika doon sa Jerusalem. Sa iba pang balita sa labas ng bansa, embahada sa Estados o ng Estados Unidos sa Jerusalem binuksan na. Ang seto ng mga balitang abroad mula kay Amy Olinda. Formal nang binuksan ang embahada ng Estados Unidos sa Jerusalem. Ito ay sa pangunguna ni Ivanka Trump at asawa nitong si Jared Kushner at U.S. Treasury Secretary Steve Mnuchin. Hindi man nakadalo si U.S. President Donald Trump ay nagpadala na lamang siya ng video message kung saan iginit niya na ang kapital ng Israel ay Jerusalem, habang nanawagan naman si Kushner ng pagkakaisa. Samantala, dahil sa pagbubukas ng embahada, ay patuloy ang kilos protesta ng mga Palestinian hinggil sa paglipat ng embahada mula Tel Aviv papuntang Jerusalem. Mahigit 55 katao na ang nasawi, habang nasa 2,700 ang sugatan sa mahigit 6 pagpoprotesta. So, naging madugo po yung paglipat ng embahada ng Amerika sa Jerusalem. Dati po yung Israel, dahil sa katigasan ng ulo nila at dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, ibinigay sila ng Diyos sa Babylonia. Makalipas ang 70 taon sa paghahari ni Cyrus the Great, binigyan sila ng kaunting kalayaan para makabalik sa Jerusalem. 70 years po yung lumipas. Si Cyrus the Great po ay kinikilalang bayani ng Israel. Pero ngayon po, naulit yung pangyayari na yon. Si Donald Trump gumawa po noon. Pagkalipas ng 70 years nila, simula na sila yung maging malaya, 70 years. Eh, yung embahada naman ng Amerika, nilipat doon sa Jerusalem. Ibig sabihin po, ito yung simula ng pagkakaroon ng lubusang kontrol ng Israel doon sa Jerusalem. Dinabanggit ko po kanina na Jubilee ba po yun? Ito yung 50 years po pala yun, sorry. Yung 70 years, very meaningful. Yung 70 years ay kumakatawan sa panunumbalik ng kapangyarihan ng Israel. Kaya ngayon po, si Donald Trump, bayani po ng Israel. Ngayon, malapit na naman po yung eleksyon. Ngayon, 2020, mag-e-eleksyon sa Amerika. Hulaan po ninyo sino mananalo. Tatakbo si Trump. Sino kayang mananalo? Si Trump pa rin. Hindi siya matatalo. Eh, bakit? Hanggang ngayon po, suportado siya ng bansang Israel. Kasi tinupad niya yung pangako niya. Eh, kaya malamang po si Donald Trump yung mananalo. Kung siya yung susuportahan ng Israel. Kaya sila na yung pinakamakapangyarihang bansa ngayon. Bilang makapangyarihang bansa, pinakamakapangyarihang bansa, ito po yung pinaka-importanting lugar sa kanila, Jerusalem. Meron po kayo nakikitang parang hindi tama dyan sa picture? Sa gitna po ng Jerusalem, kung nasaan dating nakatayo yung templo para sa Diyos, ang nakatirik po ngayon doon ay mosque ng mga Muslim. Hindi yan pangkaraniwang mosque. Ang tawag po dyan, Golden Dome. Hindi po pangkaraniwan yan. Sabi ng mga Muslim, meron silang tatlong sagradong lugar. Mecca, Medina, at ito po, Golden Dome. Sa tatlong yun, ito po yung kinikilala nila na pinakasagrado. Sagrado po yung Mecca at Medina. Pero kung iisipin pong mabuti, mas mahalaga po itong Golden Dome. Dahil sa loob ng 2,000 taon, dyan sumasamba yung mga Muslim. Mga Palestine. Hanggang ngayon po, nandiyan pa yan sa Jerusalem. Hanggang ngayon, may sumasamba pang mga Muslim dyan. Kaya ito pong Golden Dome na ito, hindi po ito basta-basta ang maaalis dyan. Sa kabila po ng kapangyarihan ng Israel, hindi po nila basta-basta maaalis yan. Maari, para po sa Israel, pangit yung lugar na yan. Ayaw nilang makita yan. Pero para po sa atin ng mga Hintil, ito po yung isa sa pinakamagandang tanawin na pwede niyong makita. Kasi ito po ay isa ring palatandaan sa atin. Sabi po dito sa Lucas 21:24, yuyurakan ng mga Hintil ang Jerusalem hanggang sa matupad ang panahon ng mga Hintil. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hinahayaan ng Diyos na yurakan ng mga Hintil yung Jerusalem. Hanggang ngayon, meron pang templo ng mga, may mosque ng mga Muslim doon. Bakit? Kasi hindi pa natutupad yung panahon ng mga Hintil. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung pagkakataon nating maligtas. May time pa, may chance pa, pero wag tayong mag-celebrate. Gaya nga nang nasabi ko na, yung embahada ng Amerika nandiyan na. Okay?
Nandiyan, bukod sa Amerika, yung embahada ng ibang mga bansa, nandiyan na rin. Anytime, pwede na po nilang pasabugin yung moske. Diba? Lagyan lang nila ng bomba yan. Pasabugin, pwede na. Pero bakit hanggang ngayon, iniingatan ng Diyos yung moske na yan? Para sa atin. Para sabihin sa atin na may pag-asa pa kayo. Anumang hirap ng buhay ninyo dito sa lupa, may pag-asa pa kayong makapasok sa langit. Yan po ay larawan ng pag-asa. Pero yung pag-asa po na yan ay may hangganan. Nakita po ninyo? Yan po yung una sa mga senyales ng katapusan ng panahon ng mga hintil. Yung pagbangon ng Israel. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, at saka pang-anim, ito po yung iba pang mga senyales. Kapag nakikita nyo pa itong mga ito, hindi na po tsamba yan. Diba? Hindi na tsamba yan. Minsan nag-drive eh, may signboard, ay malapit, hindi, malayo pa yan. Pangalawang signboard, malapit na, hindi, malayo pa yan. Siguro pag naka-anim na signboard ka na, hindi ka na magpipilit. Ano? Isipin mo, malapit na talaga. Tingnan po natin ito. Yung pangalawa, dadami ang mga bulaang Kristo. Alam nyo, 2,000 years ago, sinabi na ni Jesus na sa panahon natin, maraming mga tao ang darating magpapakilalang Kristo. Magpapakilalang Jesus. Sabi dito ni Jesus, oh, marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sabi diyan, marami ang manluloko, maraming magpapaloko. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Sa panahon po natin, naglipa na yung mga nagpapakilalang. Sila daw, si Jesus Christ, na dumating na uli. Yung second coming ni Jesus Christ, wala nakakaalam. Hindi pa nangyayari. Pero sabi nila, sila na daw yun. Sa Amerika, si David Koresh. Ito naman sa Russia, Siberia, Sergey Torop, yung pangalan niya. Tawag sa kanya, Visari yun. Nagpapakilalang Jesus. Daming tagasunod niyan. Ito naman sa Brazil, pangalan niya, Inri. Yung Inri, yan yung nakalagay na acronym doon sa ibabaw ng ulo ni Jesus. Na ang meaning, Jesus na taga Nazareth, hari ng mga Hudyo. Ito namang matanda na ito, matandang taga Brazil yan, hindi naman taga Nazareth yan eh. Pero siya daw, si Inri, siya daw si Jesus. Ito matindi, sa Africa. Zambia, taga Zambia. Si Bupe, ang hirap basahin ng pangalan, Bupete Chibwe Chishimba. Yan. Siya daw ay itim na Jesus. Marami din siyang tagasunod. Ito matindi, parang rapper. Siya daw si Jesus. Oko kung ano sinasabi niyo, pero ba't tulog yung mga nasa gilid? Nakatulog. Sa Japan, meron din. Jesus Matayoshi. Siya din daw si Jesus. Yes, meron din siya sarili niyang grupo. Marami din siya mga tagasunod. Sa buong mundo, naglipa na yan. Papatalo ba naman ang mga Pinoy? Ba, syempre hindi. Meron tayong pambato. Mawawalan ba naman tayo niyan? Si Apollo Kibuloy. Alam naman natin yung mga claim niya eh. Anong sinasabi niya dito? Tingnan niyo yung may mga highlight. Kibuloy is the savior for Gentiles. Grabe. Si Jesus daw ang tagapagligtas ng mga Hudyo. Pero pagdating sa mga hintil, hindi na si Jesus. Bago na yung pangalan niya, hindi na Jesus. Apollo Kibuloy na. Sabi po sa mga gawa, chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman sa ilalim ng langit na ating ikaliligtas. Wala pong pangalan sa ilalim ng langit na ating ikaliligtas. Bakit? Yung pangalan lang ni Jesus. Ang ibig sabihin po ng pangalan Jesus, tagapagligtas mula sa kasalanan. Pero sabi niya, hindi na Jesus ang pangalan ng tagapagligtas. Ang bago niyang pangalan ay Apollo Kibuloy. Siya nang may-ari ng mundo, siya nang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. At iwalaan dito, tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Sino lang yung pwedeng magsalita nung I am the way, the truth, and the life? Si Jesu Cristo lang. Isa po itong paglapastangan.
At hindi nakapagtataka, 2,000 taon na, pauna nang sinabi sa atin ni Jesus, na sa huling panahon, sa katapusan ng panahon ng mga Hintil, darating yung mga magpapakilalang sila ang Kristo, mga bula ang Kristo. Number 3, mga digmaan. Okay? Digmaan, sabi sa Mateo 24 verse 7, sabi ni Jesus, maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Actually, nung panahon ni Jesus, may mga labanan na ng mga bansa. Yung Israel, sakop ng Roma nun eh. Ibig sabihin, may mga labanan na, may mga giyera na nun. Pero sa panahon natin, sa huling panahon, makakarinig tayo ng napakaraming mga digmaan. Naglalaban yung bansa sa bansa, tapos sa loob ng isang bansa, naglalaban-laban yung mga tao mismo doon. Huwag na tayo lumayo, sa Pilipinas na lang. Hindi tayo matahimik, bakit? Tingnan nyo ito. Meron sanang ceasefire, pero anong nangyari? Nakansila yung ceasefire. Bakit nakansila yung ceasefire? Sa pagitan ng gobyerno at ng komunistang grupo, nilalabag nila yung kondisyon ng ceasefire. Pag ceasefire, walang putukan, pero sila nang babaril sila ng mga pulis, ng mga sundalo, nang gugulo sila sa mga nayon, sa mga probinsya. Kaya anong nangyari dito? Ito ha, kilala natin yung Commission on Human Rights. Ito ay kakampi ng mga, di ba, palagi silang panig dito sa Communist Party, tapos palagi silang laban sa gobyerno. Pero dito sa statement na ito, nagulat po ako nung sabi, kalunos-lunos ang pagkansila ng ceasefire ng komunistang grupo noong Mayo at patuloy na inilalagay ang buhay ng mga inosenteng sibilyan sa kapahamakan habang isinasagawa nila ang kanilang mga paglabag. Dito sa point na ito, yung CHR, sabi nila, sablay na yan, sobra na yung ginagawa ninyo. Talagang panggugulo na lang yung inyo. O, bakit? Nandito na si Jesus, sinabi na niya, walang kapayapaan. Habang tumatagal yung panahon, habang palapit tayo sa katapusan, yung kapayapaan, palayo ng palayo sa atin. Mahirap pong mangarap ng kapayapaan sa mundong itinakda ng Diyos sa kaguluhan. Yung panahon natin, itinakda na ng Diyos sa kaguluhan. Kahit anong pilit po natin na magtatag ng kapayapaan, hindi na po mangyayari yun. Kasi mas makapangyarihan po ang Diyos sa atin. Kaya ito, dahil po dito, sa ganitong klase ng mga nangyayari sa Pilipinas, napilitan po yung gobyerno natin na magpasa ng tinatawag na anti-terror bill. Lahat ng manggugulo, kita ninyo, di ba? Nasisira yung mga bayan, yung mga buhay. Kaya para protektahan yung mga tao, yung gobyerno natin, ipinasa na po yung anti-terror bill. Noong July 3, pinirmahan na ni Presidente Duterte yan. Maraming ayaw dyan. Tinan nyo, ang dami nagrarally, oh. Junk terror bill. Pero meron tayong mga politiko na ipinapaliwanag naman nila kung para saan. Sabi ni Lucy Torres, this bill is intended to prevent another Marawi siege. Another bombing of public venues. Yung batas po na yan ay para mapigilan po yung mga mas matindi pang kaguluhan. So sa side po ng gobyerno, ginagawa nila lahat na makakaya nila para mag-establish ng kapayapaan sa Pilipinas. Pero sino pong mas makapangyarihan? Ang gobyerno natin o yung salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Magulo po ang Pilipinas. Pagulo po ng pagulo. Ang gulo sa loob, pati na sa labas ng Pilipinas, di ba? Sa dagat. Sa lupa magulo. Sa dagat magulo. Ano pong gulo sa dagat? Yung South China Sea. Di ba? Eh no, sabi dito, tension rises. Ito po, June 23, last month lang yung balita na yan. US deploy missiles to help Philippines fight against yan, China. Yung Amerika po, gusto nang tumulong sa Pilipinas para labanan yung China doon sa panggugulo doon sa South China Sea. Kaya ang gulo. Magulo tayo sa bundok, magulo sa patag, magulo din sa dagat. Saan tayo lugar? Kaya minsan tatanong natin, saan po ba mayroong payapang lugar? Sa bahay payapa? Di ba magulo din? Sino pong nagigiyera sa bahay? Maagang maaga pa lang, giyera na yung magnanay. Di ba pag may pasok? Wala hong kapayapaan. Ito po, literal na giyera na po ito. Kaya sa ngayon, ang talagang nagkakagirian ng maigi ngayon dyan ay yung China at Amerika. Sabi dito, unstoppable war na yan. Yung labanan nila, hindi na mapipigilan. Yung Amerika po kasi, hiligo nilang mangialam sa isyo ng ibang lugar. Ito yung mga lugar kung saan napakatindi ng kalagayan. Ito magulo po ito, puro conflict, puro labanan, digmaan, patayan, barilan. Impact on US interests. Pinakikialaman po kasi ng Amerika yung mga lugar na yan. Kaya dahil po doon, nagkakaroon po ng mga gulo. Yung gray, medyo magulo.
Yung orange? Yung orange, magulo. Yung pula, sobrang gulo. Yung Pilipinas po, tingnan niyo po yung Pilipinas. Ano pong kulay ng mga bilog na nakapalibot sa atin? Pula. Sobrang gulo. Barilan pa lang ang pinag-uusapan natin, ha? Wala pa dyan yung pinakamatindi pong panganib. Ang pinakamatindi pong panganib ay ito, yung nakaambang nuclear war. Lahat po ng mga bansa sa buong mundo, nag-iipon sila ng nuclear weapons. Ayon sa inventory, last year, 2019 estimated global nuclear warhead inventories. Estimated to, ha? Ibig sabihin, tansya lang nila yan. Sa totoo lang, marami pong nakatago ang mga illegal na mga nuclear weapons ang umiikot sa black market. Kaya hindi lang po yan. Ang sabi dyan, 14,000 nuclear warheads. Estimate nila yan. Pero sa kung pagbabasehan po natin yung black market, naku, napakarami po. Baka mahigit 20,000 nuclear warheads yung meron tayo sa buong mundo. Sapat na po yan para gunawin ng mundo sa pamamagitan po ng apoy. Bumabaha ng apoy. Isang bansa lang ang magpalipad ng nuclear weapon na yan. Dahil sa digmaan, magugunaw po yung buong mundo. Sa katunayan, dun po itinakda ng Diyos. Babaha ng apoy. Kung paano bumaha ng tubig noong panahon ni Noe, yung kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Gagawin po ng Diyos yan. Nakahanda na po tayo. Yung mga digmaan na yan ay paghahanda lang para dun sa paggunaw sa mundo gamit ang apoy. Number 4, pakibasa? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi nung asawa, mahal, parang malamig ka na. May third party ba? Sabi dito, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit lalamig? Pastor, may third party. Hindi ho. Tingnan nyo to. Ang sabi ni Jesus, Mateo chapter 24, verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya po lalamig, kasi lalaganap yung kasamaan. Anong ibig sabihin? Yung ugali ng tao, pasama ng pasama. Tingnan niyo po itong ikalawang Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 4. Sinulat po ito 2,000 taon na po nakakalipas. 1,900 to 2,000 years ago. Basahin po ninyo yung mga nakasulat dito. Tapos sabihin ninyo sa akin na hindi pa nangyayari ngayon. Basahin natin ang sabay. 3, 2, 1. Ngunit, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa sarili. Teka lang, doon muna tayo. Yung mga tao, maibigin sa sarili o hindi? Ngayong panahon natin, paano nyo masasabing maibigin yung tao sa sarili? Nagkaroon nga tayo ng batas na anti-selfie bill, di ba? Ang dami na mamatay sa ganyan eh. Selfie, naglalakad selfie. Di ba? TikTok. Bakit po ganun? Yung cellphone po ninyo, kaninong mukha ang pinakamarami dyan? Kanino po? Di ba yung sa may-ari? Yung sa may-ari, yes, maibigin tayo sa ating sarili. Gustong-gusto natin nakikita yung kagandahan natin sa social media, ipinapakita sa iba. Ganun po tayo kamaibigin sa sarili. Ituloy po natin doon sa screen. Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Ito po yung datos noong 2017. Number of homicide cases in the Philippines. Wala pang updated na datos ngayon kasi mahina yung reporting dito sa bansa natin. Eh. Pero hanggang 2017, pinag-aralan po nila ng maigi mula July hanggang March nung sumunod na taon. Ibig sabihin, wala pang one year to. Eh no, 9,432 homicide cases. Pagpatay. Sa loob lang yan ng wala pang isang taon. Bilangin nga natin July, August, September, October, November, December, January, February, March. 8 months. 9,400. Anong ibig sabihin nito? Sa isang buwan, mahigit 1,000 ang pinapatay.
Pinapatay. Hindi ho namamatay, ha? Pinapatay. Meron pa dito, drug-related, 1,847. Non-drug. Iba yung pinatay dahil sa droga, ganun. Yung ni-rape dahil bangag, ganun. Ito naman, 1,894, non-drug-related. Yung under investigation, 5,691. Yung 5,000 na yan, marami pa dyan. Under investigation, ha? Marami pa dyan. Hindi lang yan. Marami pong mga krimen, hindi na nare-report. 2017, ngayon po sa taon natin, 2020, mas grabe na. Ito, yung datos ng violence against women. Hanggang 2016 din yan, nakita ninyo, yung acts of lasciviousness, panghahalay, mga kahalayan, kalaswaan, 2,000. Rape, grabe, 1,897. Ganito na po. Taon-taon, nadadagdagan yan. Diba? Yung pagmamalupit, pang-aabuso sa babae. Yung pinakahuli ngayon, maingay pong social media. Dahil po dito kay, ano, kay Jang Lucero. Yun po, ano rin, violence against women. Hindi lang po babae ang nagdudusa dahil sa ganyan. Tandaan po ninyo, itinakda na po ng Diyos ito. Hindi na po natin maiiwasan to. Nangyayari to, kung hindi kayo naging biktima nito, pasalamat po kayo. Pero sa panahon natin ngayon, pwede kayo maging biktima nito. Pero ang purpose kung bakit inaalaw ng ganito ay hindi dahil ang Diyos ay unfair o unjust, kundi binibigyan tayo ng chance na makita yung katapusan ng panahon ng mga hintil. Palatandaan po ito. Ito, hindi pa pinapanganak. Nagdudusa na. Abortion. Ang abortion ba ay krimen o hindi? Krimen yan. Pero tingnan nyo itong Amnesty International. Anong sabi nila? Abortion is a human right. Grabe! Human right daw ito ng babae na magpalaglag ng anak. Abortion is not a crime. Ganito na yung mundo natin. 50 years ago, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Babatuhin ka ng mga tao pag nagsalita ka ng ganyan. Pero 2020, tanggap na ng lipunan natin ang pagpapalaglag. Yan po yung, ito, ang pangunahing contributor po dito ay ano, kawalan ng edukasyon. Tapos yung rape cases, yung nabubuntis, napilitan sila na magpalaglag. At yung kawalan po ng edukasyon. Sa mga mahihirap na bansa, ganun po yung nangyayari. Sa mayayaman naman na bansa, dahil sa pagiging makasarili, nagpapalaglag sila. Ayaw nila ng responsibilidad. Gusto nila mag-enjoy lang. Pag nabuntis, palaglag. Pero ang abortion po ay hindi human right. Ang human right po ay ito, the right for life. Isang bagay po ang itinataas ng saligang batas natin, yung buhay ng tao. Yan po yung ultimate na pinahahalagahan ng alinmang batas. Kaya yung pumatay ka ng isang buhay sa loob ng katawan mo ay isang malaking krimen sa batas ng tao. Kaya hanggang ngayon, hindi po maipasapasaya sa atin. Higit sa lahat, yan po yung napakalaking krimen sa mata ng Diyos. Pero yan po yung nangyayari na ngayon. Okay. Lahat tayo galing dyan. Hindi natin dapat sangayunan ang abortion. Yan po ay murder. Pagpatay doon sa walang kalaban-laban. Ganito na po katindi yung lipunan natin ngayon. Yung pag-ibig po ng marami malamig na. Di ba? Dati, yung pagkakaroon ng anak, yung iba gustong-gusto magkaanak. Yung iba naman, pag nagkaanak, itinuturing nilang sungpa. Yung mabuntis. Yung pag-ibig po ng marami ay napakalamig na sa panahon natin ngayon. Napakasama na ng mundo. Then number 5, mga salot, mga sakit, at yung mga lindol, tagutom sa iba't ibang dako. Sa Lucas chapter 21, verse 11, basahin natin. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng dakilang tanda mula sa langit. Ito po ay palatandaan na malapit na tayo sa katapusan. Okay, doon tayo sa lindol. Ito po sa Davao, nangyari ito nung December ito ng 2019. Pero pagpasok ng January, ito na po yung January 2020, nakikita po ninyo yung may mga bilog-bilog. Yung pula po, yan po yung mga malalakas na lindol na. Yung buong mundo po, nililindol sa loob lang po ng January.
Isang buwan lang pong datos yan. Napakaraming nangyaring lindol. Updated January 31 po yan, nung katapusan ng January. Ito po yung mga naitala nila, na detalyado. Yung magnitude 2, almost 7,000 ng mga lindol. January lang yan, ha? February, mas marami pa dyan. March, mas marami pa. April, mas marami pa. Ngayon, mas marami pong lindol ang nangyayari. Magnitude 7, merong isa. Magnitude 6, grabe. 12, magnitude 5, 167. Ganito karami yung lindol na naganap sa loob lang ng isang buwan. Malalakas po na lindol yan. Kaya yung Biblia po, totoo, ipinaparamdam ng Diyos sa atin na tinutupad ng Diyos anuman ang kanyang sabihin. Dako tayo doon sa taggutom. Yung taggutom po, dati pa yan, alam nyo, 1990s pa yan, ganyan na po yung model ng hunger belt. Grade 3 o grade 4 ako noon, tinuturo na sa amin sa eskwelahan yan. Yan ang hunger belt. Nasaan po yung Pilipinas? Nandiyan ang Pilipinas, oh. Nasa loob na ng hunger belt. Ngayon sa atin, 2020, napakatindi na po ng taggutom. Ito yung mga lugar kung saan napakatindi po yung taggutom. Ito po yung datos ngayong 2020. Sabi dito, ito yung people facing food shortage by continent. Acutely food insecure population. Sobrang hirap makahanap ng pagkain. Ito yung mga tao po na swerte na makakain ng isang beses sa isang araw. Kung kumakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, pasalamatan niyo po yung Diyos. Pero sila, hirap na po sila. Ayan o, sa Latin America, Africa, dito po pinakamatindi sa Africa. Sa Europa, konti lang, 0.5. Sa Middle East at Asia, kabilang na po tayo, 43 million. Ito po yung detalye niyan. Ito po yung mga bansa, pinakamatindi po yung tama sa kanila, yung Yemen. 15.9 million po yung nagugutom sa kanila. Eh, hindi po yung ordinaryong gutom, ha? Na nalipasan ka ng gutom, nangayayat ka ng kaunti. Hindi ho. Ibig sabihin, buong buhay nila. Talagang salat na salat sila sa pagkain. Bihirang-bihira silang makakain. Sa mga bansang ganito, may mga pagkakataon na sa loob ng 7 segundo. Kada 7 segundo, may namamatay na bata dahil sa tindi ng gutom. Bumilang ka ng 7. Pagbilang mo ng 7, hindi mo paubos yung isang burger. Pero meron ng isang namatay dahil sa gutom. Ganito na po yung nangyayari sa mundo natin. At palala ng palala yung tagutom. Bakit? Ang dami pong mga natural disasters na sumisira sa ating food supply. Halimbawa po yung wildfire. Yung mga sunog na yan sa mga kagubatan, sa mga kabukiran. Sobrang init. Yung climate change, sumisira po yan sa ating food security. Habang lumalala yung ating klima, pakunti ng pakunti yung magiging ani natin ng pagkain. Ito po, sa Australia, nagkaroon ng wildfire. Di ba? Tapos ibang bansa naman, yeah, binabaha naman. Ito nung kailan lang, ngayon lang itong July. Binaha yung Japan, ang dami nang namatay. Yung ulan na pang 5 buwan, bumagsak lang ng 5 oras. Baha sila, ang dami namatay. Sobrang tindi siguro ng lamig dyan, ano? Pero dito naman sa Pilipinas, sobrang tindi naman ng init. Ito, heat index in Dagupan. Ngayon lang po yan, July, June, July, yung init na yan na nangyayari, sobrang init po, 60 degrees. Napakainit. Dito sa Maynila, di ba napakainit ng mga nakalipas na linggo? Grabe. Yung pagbiyahe ko po dito, nagpapangis ako ng sasakyan para makabiyahe dito. Kada alis ko, pag uwi ko, kailangan ko talaga magpahinga dahil pagod ako sa tindi ng init. Hindi mo nakakapagod magtrabaho, nakakapagod po yung init. Ganito na po yung nangyayari. Itong 60 degrees na ito ay mas mainit kaysa last year. Last year, ang naitala lang namin sa Dagupan ay nasa 47 lang yata. 47. Ang pinakamainit, 50 plus. Sabay yan, no? Sa may kabanatuan. Pero ngayon, tinan nyo, nag-60 degrees na. Ganito na kainit. Ibang bahagi ng mundo naman, yan, niyeyelo. Yung lugar na hindi malamig, nagiging napakalamig. Yung mga lugar naman na hindi mainit, umiinit na. Tinan nyo itong lugar na ito. Ito, sa Middle East ito. Anong mga bansa yan? Dubai, yan, Kuwait, Iraq. Maaraw dyan, di ba mainit dyan? Pero tinan nyo nangyayari sa kanila. Niyelo sila. Binabayo sila ng yelo. Australia, noong February naman ito. February, ngayon taon, umulan naman ng yelo. Isang bahagi ng Australia, nasusunog. Isang bahagi ng Australia, binabaha,
sa bahagi ng Australia, umuulan ng yelo. Kaya ano sabi ng mga Australiano, sira na ang mundo. Diba parang yung TV? Bago yan matuluyang masira, ano muna nangyayari? Nagmamalfunction muna yan. Ayaw na tumunog, yung screen nagkakaguhit, ganun yan. Yung mundo natin nagmamalfunction na. Pasira na yung mundo. Dahil sa kasira, pagkasira ng mundo, dito po nakatakda yan. Yung mundo natin ay nakatakda sa pagkawasa. Yan, dahil po sa mga ganyan, apektado po yung food supply natin. Ito pa yung isa. Yung napakatinding pag-atake ng mga bala. Galing ng Africa, nagpunta na ng ibang lugar, ngayon nasa Asia na, napapunta na ng China. Yung mga balang na ito, hindi po pangkaraniwan yan. Pag yan dumaan sa mga bukid, ubos yung pananim mo. Ang ititira na lang dyan, puno. Pero pag yung puno mo malambot, kakainin nila pati puno. Ito yung umuubos po ng mga pagkain. Kaya ngayon, asahan na po natin na magiging mas matindi yung tagutom next year. Tapos ngayon, meron tayong coronavirus. Apektado rin po ng coronavirus yung pagkain, supply ng pagkain. Sabi po dito, sa baba, as deaths caused by coronavirus around the world continues to rise, habang tumataas daw yung bilang ng mga namamatay sa coronavirus sa buong mundo, yung World Food Program o yung WFP ay nagbigay ng babala na tayo daw ay posibleng maharap hindi lang sa COVID-19 pandemic. Ngayon, meron tayong COVID-19 pandemic. Pero by next year, haharap tayo sa tinatawag na hunger pandemic. Yung mga lugar na hindi pa nakakaranas ng tagutom, kagaya ng Pilipinas, pwede na tayong masapul. Babala na po yan ng World Food Program. Dahil po sa COVID-19. Yung COVID-19, nakakapagpababa ng supply ng pagkain at pumapatay po ng tao. Ngayon, yung ito ay kahapon, July 7, grabe yung 34,178 total number of cases, confirmed cases, dito sa Pilipinas yan. Nakita ninyo? Ang bilis tumaas. Ngayon po, 4 digits palagi yung araw-araw na COVID cases na nadadagdag, hindi ba? Araw-araw yun. Anong ibig sabihin nito? Nanganganib po tayo. Yung bilang ng mga namatay, reported today. Eh no? Tingnan nyo sa bandang ibaba. 1,309, bandang kanan. 6 deaths reported today. 6 yung namatay kahapon. Reported yun. Paano naman yung mga namatay? Akala nila kung anong sakit lang. Hindi nila alam COVID-19 na pala. Hindi lang sa Pilipinas. Sabi dito, eh no, 34,000 na yan. Meron pang estimate yung UP na by August, 95,000 yung COVID cases sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nito? Hindi na natin ito mapipigilan. Kaya tama yung sinabi ni Jesus na sa huling araw, magkakaroon ng mga salot at mga bagay na kakilakilabot. Tuwing lalabas kayo ng bahay, hindi pa kayo kinikilabutan? Kinikilabutan. Ako, galing po ako ng Pangasinan. Ngayon, nandito ako, nandoon na lang ako palagi sa kwarto ko para hindi ako masyado ma-expose. Bakit? Nakakilabot po. Yung mga brothers and sisters namin sa banhi, abot-abot yung panalangin nila na huwag ako magkasakit. Kasi nakakatakot. Pag ako nagkasakit, nadala ko yung virus sa Pangasinan, doon sa amin sa banhi, yari. Mapapabilang kami sa statistics na yan, ng 95,000 cases na yan. Kaya maging maingat po tayo. Pero kahit anong ingat natin, wala na po tayong magagawa. Nandiyadyaan po yan eh. Pwede natin ingatan yung sarili natin, pero yung paglagana po ng mga ganitong klase ng salot, hindi mapipigilan. New York Times, 5 hours ago. Okay, kanina lang po yan. The virus, yan, ay yung virus daw ay nagdulot na ng sakit sa 10 milyong katao simula ng una itong matukoy nung nakaraang taon, last year. 10 million katao na po ang nagkasakit. 500,000 na yung namatay. Yung virus po na ito ay paraan ng Diyos para ipakita sa atin yung katotohanan po ng Biblia. Itinakda po ng Diyos ito, kaya wala po tayong magagawa. Coronavirus po yan. Yung mga nakaraang buwan, nagkaroon din po tayo ng bird flu. Yung Nueva Ecija po na yan, nadali sila ng bird flu. Kaya yung mga manok sa mga poultry nila, pinatay. Diba? Tapos ngayon po, nag-iingat kami ngayon sa Pangasinan kasi nakapasok na sa amin yung swine flu. Kaya doon sa amin yung mga magbababoy, sinisikap nilang i-dispatcha na lahat ng mga karne nila. Binamadali nilang katayin, ibenta. Kasi pag inabot kami ng swine flu,
bagsak na. Wala, halos ipamigay na yung karne ng baboy o kaya hindi na nila maibibenta. Malulugi silang tuluyan. Pero hindi lang po yan. Sa China ngayon, meron pong bagong sakit na po pwedeng kumalat, pwedeng sumabog. Dalawang bansa na pong apektado, China at saka Mongolia. Ito po yung tinatawag na bubonic plague. Nangyari na po yan, daang taon na po nakakalipas. Nahuulit ngayon. Yan po yung sakit na nakukuha galing sa rodents, dun sa mga lahi ng daga. Na kapag na-infect ka niyan, mangingitim ka at mamamatay. Kaya tinawag yan na black plague, black death. Meron na pong mga namatay. Yan o, bubonic plague crisis. Dozens forced into quarantine as disease confirmed in China. Ngayong araw po, July 8, confirmed meron ng kinumpirma na po ito ng China at nagpatupad na po sila ng quarantine. Problema pong malaki yan ang kanilang presidente ngayon. Pero pag yan kumalat, nakarating po ng Pilipinas, problemang malaki din po natin yan. Wala na pong katapusan ito. Hindi pa tayo tapos sa COVID at ang sabi ng mga scientists, yung COVID-19, hindi na tumuwawala. Mabubuhay na tayo nakasama ng COVID-19. Tapos, dadagdagan pa nito. So, ang Biblia po, totoo o hindi? Ang Diyos, patay o buhay? Buhay. Kailangan tayong maligtas. Panghuli, paglaganap ng Ebanghelyo. Basahin po natin ang sabay. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Ano po yung wakas na yan? Yung wakas ng panahon kung kailan pwedeng maligtas tayong mga hintil. Kaya nga yung Biblia, ipinapangaral yan sa lahat ng bansa. Tinatranslate sa lahat ng lingwahe para lahat ng hintil marating ng Biblia. Kapag yung Biblia nakarating na sa lahat ng hintil, na ipangaral na sa lahat ng lingwahe, ano mangyayari? Tapos na. Kasi napagbigyan na po tayo ng pagkakataon. Darating yung magtatapos po yung panahon na yan. Huwag po nating isipin na pwede tayong masave anytime natin gustuhin. Huwag muna ngayon, siguro next time na lang. Ano yun? Ang kaligtasan po, hindi yan dumarating kung kailan mo gusto. Kailangan mo yan kunin kung kailan ka lang may pagkakataon. Ngayon may chance tayo. Kaya kunin natin. Kikita nyo? Yan yung mga senyales. Malapit nang matapos yung panahon nating mga hintil. Yung hudyat na tapos na yung panahon ng mga hintil, yan po yung tinatawag na rapture. Ang rapture po, ito po yung event kung kailan yung mga naligtas na. Kung kunyari, kasama kayo sa maliligtas dyan sa panahon ng mga hintil ngayon, pag nangyari yung rapture, kukunin tayo ni Jesus Christ. Paitaas. Dadaling tayo sa langit. Yung word na rapture, hindi po nakasulat sa Biblia mismo, pero yung paglalarawan nakalagay. Ang sabi dito, sapagat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kung gusto po ninyong makapunta sa langit, makapiling yung Panginoon, kailangan kayong maligtas. Dito po, sa rapture, pagbalik ni Jesus, hindi na siya hahawak sa marumi. Hindi siya hahawak ng makasalanan. Ang hahawakan po ni Jesus para kunin ay yung mga taong malinis sa lahat ng mga kasalanan nila. Yung mga taong buhay na yung espiritu nila. Yung mga taong dalawa na ang birthday nila. Dapat po, matutunan ninyo kung paano kayo magkakaganon, magiging ganon, bago dumating yung rapture. So, ano mangyayari dyan sa rapture na yan? Pag nangyari yung rapture na yan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Mangyayari po yun ay isang iglap. Yung mundo, bilog. Ngayon, araw. Sa kabilang side ng mundo, gabi. Sa kabila, umaga. Sa kabila, hapon. Diba? Sa kabila, tanghali. So, sa buong mundo, sa isang iglap, mangyayari po yung rapture na yan. Kaya sa kabilang panig ng mundo, umaga. Kaya yung umaga, sa bandang ibaba dyan, nasa bukit sila, nagtatanim sila, nag-aani sila, nagagapas. Yung isa kinuha, yung isa naiwan. Sino yung naiwan? Yung hindi ligtas. Pangalawa, tanghali na ito, nagluluto na sila ng pagkain. Yung isa kinuha, yung isa iniwan. Bakit naiwan? Nasa kanya pa yung kasalanan niya. Ito namang kasunod. Gabi, natutulog sila, yung isa kinuha, yung isa naiwan. Sino po yung naiwan? Patay pa kasi yung espiritu niya.
Ganun po yan. Hindi porkit ligtas na yung asawa mo, kapatid mo, o kung sino man, sa pamilya mo, iligtas ka na rin. Ang kaligtasan po ay individual. Hindi po yan namamana. Hindi yan po pwedeng by family. Okay? Kaya, dapat tayong maligtas bago dumating si Jesus. Malapit na siyang dumating. Lahat ng senyales nandiyan na. Kapag dumating si Jesus, hindi porkit ninyo pwedeng sabihin na, di ba sapat na yun kung nagsisimba ako? Hindi ho. Hindi ho garantiya na kapag nagsisimba ka, kasama ka sa rapture, walang ganun. Ang kukunin ni Jesus ay yung mga naligtas talaga. Tingnan niyo po ito, kagaya nito, nasa simbahan sila. Pero may naiwan. Ang galing nga po ng simbahan na ito eh. Kaunti lang yung naiwan eh. Pero alam niyo po ba kung anong totoo? Anong sinabi ni Jesus? Marami ang gustong pumasok sa langit, pero kaunti lang ang makakapasok talaga. Doon sa kaunti na yon, dapat makasama tayo. Kagaya po ngayon, nag-aaral tayo ng Biblia. Gano'ng karaming tao sa labas? Ang dami! Ilan tayo dito? Kaunti. Kesyo may pandemic, kesyo walang pandemic, mas kaunti po palagi yun nandito kesa dun sa mga taong nagsasayang ng oras nila sa labas. Para silang batang inutusan ng mantika, naglalaro, naglilibang. Hindi nila ginagawa yung inutos sa kanila. Ganito po palagi yung eksena dito. Kaya sana po dun sa kaunti, makasama tayo. Kung ngayon po mangyari yung rapture, kung ngayon dumating si Jesus, handa na ba kayo? Kung handa na, walang problema. Pero kung hindi, ito po yung pinaka nakakagulat at nakakatakot, nakakakilabot na bagay na pwedeng mangyari dito sa lupa. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come... Tingnan niyo sila. Maganda rin po yung church na yan. Kaunti lang ang naiwan. Pero sa katunayan, kaunti lang po ang kukunin. Kaunti lang ang makakapasok sa langit. Dapat tayong maghanda. Huwag natin gayahin po yung mga tao na yan. Nasa church na sila eh. Pero bakit sila naiwan? Hindi nila naunawaan kung ano yung dapat na gawin. Nandito po tayo para unawain paano tayo maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan para sa pagdating ni Kristo, makasama tayo at hindi tayo maiwanan. Pero kung babaliwalain po ninyo, tiyak maiiwan kayo dito. Ngayon, dun sa mga maiiwan dito, ano yung itinakda ng Diyos na mangyayari sa inyo? Kung sakali lang, wag naman sana. Pero kung sakali, meron na pong itinakda yung Diyos na mangyayari dun sa mga maiiwan dito. Nagtakda ang Diyos ng 7 taong kaguluhan at kapighatian. 7 years tribulation sa English. Nakalagay na po yan dito sa Bible sa Apocalypse chapter 13. Nakakatakot po ito. Verse 16 hanggang 18, babasahin ko. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sanoo, upang walang sinumang makabili o makapagbili, maliban na ang may tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ganito po yung mangyayari. Sa 7 taong kapighatian, pamumunuan po ng Antichrist yung mundo sa pamamagitan po ng 666. Ano ba yung 666 na yan? Panoorin po natin ito. And because of all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang pagkubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng
control sa mundo, si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsashopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been. Noong unang panahon, tinatawag itong barter. And where we are going. We're implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up. Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? And we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared. For 666 is real. Sabi, be prepared. Be prepared na ano? Magpatatak? O umiwas? Kailangan tayong maghanda na umiwas. Yung kaligtasan, yung pagkakaroon lang ng kaligtasan, yung kaisa-isang paraan para makaiwas dyan. Sabi nung iba, naku, hindi ba pastor, parang malayo pa naman mangyari yan? Hindi. Nakita nyo kanina, yung teknolohiya na ginagamit natin ngayon ay paghahanda na sa pagpapatupad ng 666. Yung mga cellphones po natin, yung smartphones, anong ginagamit ito para i-unlock? Fingerprint. Ano pa? Face ID. Ano pa? Iris scanner. Iniipon na po ngayon yung record ng lahat ng mga biometrics natin para kapag inimplement po yung 666, meron datos lahat ng tao na magagamit ng Antichrist. Kaya ngayon po, bukod dyan sa biometrics, sinusulong po ngayon yung ano eh, yung contactless, di ba? Touchless, cashless na lipunan. Di mo na kailangan pumunta para makabili. Di ba? Click-click, Shopee. Tapos yung McDo, ngayon pwede ka na mag-order. Grab food. Itong pandemic na ito, dito natin nakikita na kahit ngayong panahon, ipatupad yung 666, sapat yung teknolohiya natin. Tatakbo yung mundo kahit ngayon ipatupad yung 666. Kita ninyo, yung mga tao hindi na kailangan umalis ng bahay. Dinideliver na lang yung pagkain. Pero hindi pa po perpekto ngayon. Meron pa mga ilang bahagi na pinaplansya. Online payment. Dati, meron na rin yung implanted birth control, di ba? Yung contraceptive na ini-implant sa babae. Meron nun. Tapos pinapalitan lang kada ilang taon. Pero ngayon, alam nyo ba, dahil sa coronavirus, pinag-iisipan po yung bakuna na nakatanim sa ilalim ng balat ng tao. Bakuna po. Ibabakuna sa, ilalagay sa ilalim ng tao yung chip na may gamot. Hinahanda na po tayo dito po sa panahon ng Antikristo. Yun ay kung hindi kayo maliligtas. Tandaan po ninyo, isa lang yung pagkakataon para makaligtas. Kailangan, yun, doon sa rapture, makasama kayo, huwag po kayong maiwan. At yung pitong taong kapighatian na yan, magtatapos po yan. At yung itinakda ng Diyos na pagtatapos ng panahon na yan, ng pamumuno ng Antichrist gamit ng 666 ay isang nakakakilabot na giyera. Tawag po dyan, Armageddon War, yung digmaan sa Megiddo. Ito po yung Megiddo sa lupain ng Israel. Kapag nagpunta kayo doon, may makikita kayo doon na parang signboard, tingnan nyo yung dulo ng daliri. Sabi dyan, for Megiddo, yung Megiddo daw ay ang Armageddon kung saan ang huling labanan ay magaganap sa katapusan ng panahon. Ano pong panahon yan? Yung panahon ng 7 years tribulation. Sa pagtatapos noon, magkakaroon ng digmaan sa Megiddo. Yung digmaan po na yun ay hindi lang digmaan sa Israel, yan po yung World War 3. At yung World War 3 na yan, nakalagay na po dito sa Zacharias chapter 14, verse 12. Sabi dito,
Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Didigmain ng mga bansa yung Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Darating yung panahon, sa panahon na yan, na ang kayamanan ay nasa Israel na lang. Sa ibang panig ng mundo, hirap na. Kaya mga bansa, didigmain nila yung Jerusalem, yung Israel. Pero ito yung babala sa kanila. Ang kanilang laman, number one, ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga mata mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. Ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang bibig. Buhay pa, nabubulok na. Alam niyo ba? Nasulat ito, mahigit 2,000 taon na po nakakalipas. Pero yung nakalagay po dito, eksaktong paglalarawan kung ano ang mangyayari sa katawan ng tao pag tinamaan ka ng nuclear radiation. Kunyari may sumabog na nuclear bomb, tinamaan ka ng radiation, matutunaw ka habang nakatayo ka pa. Yung mata mo, yung dila mo, malalaglag. Papakita ko po sa inyo, isa po itong animation. Cartoons po ito na nagpapakita kung ano yung nangyari. Kung ano yung epekto ng nuclear radiation sa katawan ng tao nung naghulog yung Amerika ng nuclear at atomic bomb sa Japan nung World War II sa Hiroshima at sa Nagasaki. Nabagsakan sila ng nuclear bomb. Alam niyo po anong nangyari? Natunaw sila. Nakakatakot po siguro kung ito ay talagang totoong tao yung ginamit sa paglalarawan. Pero sa animation po na ito, totoo po ito. Ito po yung eksaktong depiksyon nung nangyari sa pagsabog ng nuclear at atomic bomb. Panoorin natin. Roger. Releasing bomb. Mga Hapon po ang gumawa ng animation na yan. Kaya nilagay nila dyan kung ano yung eksaktong nangyari. Hindi nila binawasan yung makikita ninyo dyan, yung kilabot na makikita ninyo dyan. Nilagay nila kung ano yung aktual na nangyari. Kaya yun. Yan, 8:15 ng umaga nung sumabog yung unang bomba. Yan ang nakalagay sa Bible, ganyan na ganyan yung nangyari. Isang bomba yan. At napakahina pa niyan kumpara sa mga nuclear weapons na meron na tayo ngayon. Nakita ninyo? Nalalaglag yung bahagi ng katawan nila. Yung iba na nakasurvive dyan, kasi nakapagtago sila sa mga kapal na simento o pader, sabi nila pagkatapos dumanong liwanag, may mga naglalakad, wala na yung braso. Tapos habang naglalakad, nalalaglag isa-isa yung bahagi ng katawan. Yung ilong, nalalagas yung ipin, natutunaw sila habang naglalakad. Tapos wala nang mata, wala na yung buhok, yung balat, punaw na. Ganun po yung nangyayari. So, gaya po ng sinabi sa Biblia, kinakailangan po tayo na makatakas dito sa pangyayari nito. Tiyak po ito, itinakda na po ng Diyos ito. Dapat hindi kayo pumasok sa panahon na yan. So, yung mundo po itinakda ng Diyos sa pagkawasak. At lahat na may iwan dito na hindi ligtas ay itinakda na ng Diyos sa pagkawasak. Matapos yung 7 years tribulation na yan, magaganap po yung tinatawag ng millennial kingdom. Pero anyway po, dyan sa parte na yan, wala na rin po dyang maliligtas. Ang kaligtasan po yun, nandito lang sa kulay dilaw.
Yan, sa panahon ng mga hintil, dyan lang tayo pwedeng maligtas. Bago pa tayo pumasok sa panahon na nakakatakot na yan, dapat maligtas na po tayo ngayon kasi mayroon pong naghihintay na paghuhukom. Ang Diyos po, sa kahuli-hulihan, ay nagtakda ng paghuhukom sa lahat ng mga taong hindi maliligtas sa loob ng panahong itinakda niya para sa atin. Pananagutan po natin yung pagsasayang ng oras. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, binigyan niya tayo ng kalusugan ng katawan. Sa dami ng nagkakasakit, bakit hindi kayo? Sa dami ng mga namatay na dahil sa virus na ito, bakit nandyan pa kayo? Ibinigay sa inyo ng Diyos yung pagkakataon. Pag ito sinayang nyo, pananagutan ninyo ito sa Diyos. Dahil nagtakdaan Diyos ng paghuhukom. Doon sa hukuman na yun, hindi kayo haharap sa Diyos na pwedeng pakiusapan, pwedeng suhulan, pwedeng iyakan. Hindi na ho, haharap kayo sa Diyos. Sabi dito sa Awit 7 verse 11, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Bakit araw-araw galit ang Diyos? Dahil araw-araw may mga namamatay na binigyan niya ng mahabang pagkakataon para hanapin yung kaligtasan pero nagsayang lang sila ng oras. Kaya yung Diyos araw-araw galit. Dahil araw-araw may humaharap sa hukuman niya. Araw-araw may tinatapon siya sa impyerno. Galit ang Diyos sa ganun. Sana po, sa pagharap natin sa Diyos, hindi siya galit. Sa halip na sabihin sa atin, hindi kita kilala. Nasa na yung inutos ko sa iyo? Binigyan kita ng pagkakataon para humanap ng buhay na walang hanggan. Ilang taon kang nabuhay sa mundo? 30, 40, 50? Nasa na yung inutos ko sa iyo? Sa halip po na ganun, mithiin po natin na sa pagharap natin sa Diyos, ang marinig po natin ay ganito, anak, nahirapan ka sa baba. Welcome home. Dapat tayong maligtas. Dapat tayong maging anak ng Diyos bago tayo humarap sa Kanya. Pinakita na po sa inyo yung panganib. Hindi po kayo pinakitaan yan para lang matakot. Ipinakita po yan sa inyo para tayo ay maghanda. Huling talata natin ngayong hapon, basahin po natin ang sabay-sabay. Ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Wala po sanang magdusa sa inyo. Sana lahat tayo makapagkubli sa tunay na kaligtasan. Makapagkubli sa buhay na walang hanggan. Pakiusap. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Diyos naman naming banal na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat Panginoon dahil sa hapon po na ito, kami po ay inyong sinamahan sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita. Nakilala ka po namin na Diyos na namamahala sa kasaysayan at Diyos na makapangyarihang nagtatakda ng mga panahon. At anumang iyong sabihin, siya po ang iyong tinutupad. Nakita po namin ito doon sa katuparan ng mga propesiyang binitawan po ninyo tungkol sa Israel. At nakita din po namin na sa panahon namin ngayon, meron ka pong mga bagay na itinakda, yung katapusan ng panahon ng kaligtasan ng mga hintil. Nawa lahat po ng mga nakikinig ng inyo pong salita ay maligtas bago po dumating yung katapusan na ito. At lahat po yung makasama doon po sa mangyayari na ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, yung rapture. Sana po'y walang maiwan dito na kailangan pang humarap sa napakaraming mga kahirapan at mga kaguluhan. Sa huli, ay haharap sa hukumang patungo sa impyerno. Kami po'y dumadalangin, Panginoon, na ingatan po ninyo kaming lahat na matapos namin ang Bible seminar na ito. Sa inyo po kami nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.